mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat yung malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and resources. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club, Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council's president, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. Ayan ang mga magandang hapon sa inyo ngayong araw ng Wednesday and Day 2 dito sa ating quarterfinals, Ate Mili. Yes, and another day, another battle, mga kaibigan, only here at the Momentum Mobile Legends Cup Season 1. And once again, we are your shoutcaster for this afternoon. My name is Toriyama. And my name is Mili. And we are the Momentum Tandem. Ate Mili, kahapon. Yes. Dalawa ang nagtagumpay para makuha ang slot sa ating semifinals, and that RH Main and Dream High Esports. Yes. And now, dalawang teams na naman ang magpapakitang gilas para makuha ang another two slot sa ating semifinals. Uh-huh. Which is Onyx Main versus Donkey and Friends. That is our game one. And game two mamaya is Ipios Esports versus Omni Esports, yan. Exciting na exciting ang mga naka-line up ngayong day 2 dahil napakaganda ng pinakita nila sa elimination round. Exactly. And ako rin ay sobrang excited na para makita ang mga binaon na baon na battle nito mga to. Alam ko mga meron tong mga pinagpraktisan. Yes. Meron tong may mga bagong dala bago dito sa ating quarterfinals. Ayan, kitang-kita yun naman. And two of the greatest teams dito sa amateur division, Ipios Esports mamaya versus Omni Esports. Ayan ang inaabang ako.
hindi naman sila maglalagay ng esports sa kanilang pangalan kung hindi talaga silang batak na batak, batak when it comes dito sa Mobile Legends. And guys, please, bago tayo magsimula, like and share our stream, yes, naman. Pa-share naman ang ating stream ngayon. Sa mga viewers natin dyan, welcome po sa inyo. And sa mga kakapasok na mga kaibigan, ang battle na to ay best of five. Yes, this is a best of five quarterfinals. Yes, quarterfinals and day number two. So, Ipios Esports, mamay. And, okay. And of course, guys, paki-like at follow ng ating page, Manila Times TV. And the Momentum Esports TV, yan. Yeah, and of course, thank you so much sa aming US sponsors, Unibin. Ayan, thank you so much. Alam mo, magpapamigay daw mamaya ng Unibin. Magpapamigay ng diamonds ang ating Unibin. Yes, this is the best of five. Yung ating regarding dun sa viewers kung ilan. Yes, so mamaya malalaman natin kung ilang viewers ang hinihingi nito ni Unibin para magpamigay siya ng diamond. So stay tuned mga kaibigan. And once again guys, kung gusto nyong bumili ng mga diamonds regarding sa skin, mm-hmm, punta lang kayo sa unibin.com dyan sa aming pin post. Nandyan po, yes, yung site ng ating Unibin. And also pa-follow ng ating pinaka-main sponsor, Manila Times TV. Diba, Ate Mimi? Yes, again, that's right. Gusto namin makita ng mga share ba dyan sa ating live stream. Pa-share naman in public. At dun po sa mananalo kahapon, Ate Mimi, nagpamigay ang ating boss chow, mm-hmm, ng ating isang epic skin. Yes, isang epic skin. Ipopost po namin yan dito sa Momentum page. Oo. So abangan lang kasi inira-raffle pa yan. Ira-raffle tama pa. And of course, abangan nyo po ang aming grand finals or ang finals. Yes. Final battle. Ating, yes. Grand finals offline ay gaganapin sa Fisher Mall, Quezon City. Yes. Yan. That will be on June 14, mga, yes, kaibigan. June 14, Friday. Yan, Friday. So mark your calendars, mga kaibigan. And don't worry, that will be free admission to, yes, everybody. Libre-libre po kayo. Bring your friends, family, mm-hmm, and support your favorite teams na makakapasok dito sa ating semifinal. Alright! So, pero eto na! Ayaw na natin patagaling, papunta na tayo sa draft pick! Onyx main versus Donkey and Friend! And first pick dito ang ating Onyx main. Una nilang binan is the number one tank, mm-hmm, ngayon sa meta. Kufra. Of course. Ay, meron pala tayong chicks dyan. Dyan sa may, ano, gitna o. Yan sa bandang Onyx. Oo. Ito yung, ito yung last Tuesday. Mm-hmm. Ate Mili, kung hindi may tatanong. Onyx main, yung naging epic comeback dun sa Extreme Illuminati because na 1-0 sila na Extreme Illuminati. Mm-hmm. And the final score is 2-1. Napaabot nila sa game 3. Tama. So, I think ito lang yung nag-iisang babae dito sa battle na to. Mm-hmm. Sa dito sa buong momentum, no? Yes. Ah, meron din ata. Hindi ko lang sure. Tingnan natin mamaya kung only esports. Oh, may babae. Okay. Hindi ko lang sure. Your team and Harit, ang pangalawang bandito ng Onyx main samantala sa kapila naman course, is Claude. Claude is the number one meta naman when it comes sa ating marksman. Even though na sabi nila na nerf. Yes. Masakit of na masakit course, pa rin. Of course, ito lang si Claude ang may karapatan na gumitna. Yes. So, habang nandoon sa clash kasi yung iba your makikita mo yung marksman nasa gitna eh. Tank build pa. Yes, tunay yan. Hindi ka nagkakamali dyan Ate Mili. But Chu is binandito ng Donkey and Friends at napakadaming meta heroes pa na pwedeng mapick dito ng like both Kimi, team. Like Kimi, Kaja, Croc, Aling Esmeralda is also open. Yes. Dito. Again, like and share our stream. Yes. Para mamaya malalaman po natin kung ilang viewers ang target natin for today para sa nagpapagang diamonds na ipamimigay. Correct. Ng ating number one sponsor dito ulit, the US Unibin. Unibin. And Rock ang pinursue na i-pick dito ng ating Onyx main samantalang sa dalawa naman. Sa kabilang teams naman, meron silang pag-asang makakuha ng dalawang damage or dalawang tank. Kalimitan kasi, di ba, kahapon. Normally, yes. But, tignan mo naman. Carry. Carry ang ulo natin. Carry and Kaja. Carry. What's up? Okay. Your team maganda. Is picking. Pero, may natitira pa namang meta marksman, which is, I think, Granger. Yes, Granger. Uh-huh. Or Kimi. Also Kimi. Open pa din ang Kimi. Again, kailangan mag-ingay na dito ng Onyx main
fans and also ng Duckhead friends. Nakikita ko nga po dito sa comment section, napakarami na pong mga supporters netong DNF and also Onyx Main, mga kaibigan. Sabi ni Jay Lonyo, Ate Mili, pa-shoutout naman. Yes, thank you so much, Jay Lonyo. Pa-share naman ang stream, guys. And again, Lunox ang pinig naman dito sa side ng Onyx Main and Akai. Yes, your Akai, which is really a good tank. Kasi yung Hurricane Dance nga, pwede ba i-bet or sa akin, hindi magiging madali ang use, pag-use ng Akai. Dapat lahat ng Hurricane Dance mo, kalkulado mo. Oo, at pasok. Diba? Pasok na pasok dapat. Hindi yung naitaboy mo. No? Kaya ito naman, Leomord ang ipinig dito and Minotaur is banned dito sa side ng Onyx Main. Ayaw nila. Alam nila kasi na wala pa medyo core tank in Duncan Friends. Again, don't forget to like and follow our page, Momentum Esports Battle TV, regarding sa ating Season 2. Ladies and gentlemen, this is a best of 5 series. Game 1 pa lang tayo. Yes, sabibigyan kaya one. Tayo. Game 5. Ayan yung sinasabi ko kanina, di ba? Yes. Sana magkaroon tayo ng Game 5, no? Kasi Ate Mili, kahapon, 3-0. So, lahat good. Ang ibinigay sweet. Ng 2 teams na nakapasok sa ating semifinals kahapon. And Aling Guinevere naman ang sagot dito ng Dunky and Friends. Ito, gustong-gusto ko yung laban nito kasi Dunky and Friends, sila yung nakatalo sa MYMP Minions last week. Natatandaan ko yan. But take a look, we have Hellcurt or Hayabusa. Is it gonna be a 2? Hayabusa. Assassin. Hellcurt. Wow! Yan. Something that double really assassin like ang ibinigay naman ng Onyx Main. And tama. Gusto ko i-shoutout dito yung mga kanina pa naghihintay sa atin. Ganda daw, sakto-sakto ang kanilang panonood dito. Si Mr. Jeremy Pornella at Ms. Shera Heavens na isinara na naman ang piso net dahil kailangan manood ng live stream lahat ng piso nila. Maganda grabe naman talaga. Thank you so much po sa ating community dyan sa Lucena City. Thank you so much. Please share the live na rin mga kaibigan. Sa mga hindi pa nagsishare dyan, i-share nyo lang ng i-share. Malay mo, kayo na mamigyan ng skin neto ni Lolita. Unipin. Oh, Unipin. Mamaya mamimigay po ang ating Unipin. Hintay lang natin kung ilang viewers ang target ng ating Unipin. And that's it. Ang Lolita ang core tank dito sa Duck and Friends, samantalang dito naman is Grock and Akai. Napakaganda. Double tank na metang-meta din. Duo Assassin ang kanilang ibinigay dito. Medyo hindi ko ayokong magbigay ng prediction dito kasi gusto ko nga ngayon makapagbigay sila ng ating Game 5. At least Game 5, di ba? Yes, that's right. So, para sa akin ha, medyo may ano, kasi ang dali lang i-counter ng Lolita eh. Yes. Alam mo yun, kapag malalaman nila na mag-ulti na si Lolita, andyan si Akai. Mm-mm. Diba? Parang, siguro dito dapat, ito, siguro pagbabalik ng Lolita ito, hindi na natin kasi masasabi when it comes sa nag-use ng isang Lolita. Pero sabi nga nila, madalas na hindi na napipick ang ating ngaling Lolita kasi napakadami ng hold at pwedeng mag-counter ng... Tama. Kaya, yun nga, main hero ko kasi Lolita, pero hindi ko na rin siya nagagamit because ang daming ang, ngayon dito, ito ang challenge, kung talaga maipapasok ang Minum Blast. Yes, welcome that is something that I would Mobile really Legends. Like to see, mga kaibigan. So, yes. Balik na tayo! Round 1! Punta na tayo agad dito sa Land of the Dawn! Ipakilala natin dito ang site ng Onyx Main. Si Ryu ang gagamit ng Grock, si Marie naman ang gagamit ng Lunok Cosmo para dito sa ating Akai. MRC CZ ang gagamit ng ating Hellcurt at si Sisu naman ang gagamit ng ating Hayabusa. And dito naman we have Propagami for Carry, Shinichi for Kaja, Shanks for Leomord, for Guinevere, and EZ for Lolita. Eto na po, tingnan po natin playing safe ang both teams dito sa ating Game 1. Alam nila medyo, disiplinadong rotation tama. Ang ginagawa ng ating both teams. 2-2-1, parehas sila. Tama ka dyan. So, makikita ko, eto na nga si, nagtanakaw si Leomord dito dun ng monster, ng jungle, farm. Jungle farm. Para lang ito. Ito yung mga ginagawa kasi ng ating both teams. As long as na kaya nyong mag-knockout ng resources in early game, gawin na natin agad. But when it comes na medyo nag-ano kayo doon, na ma-assist kayo, yari kung sino makukuha. And this is a 4-man rotation na gagawin ng Onyx Main na ginawa din nila nung nakaraang Tuesday. Tingnan natin kung magiging successful sila dito, pero medyo maganda yung pagiging pressure nila dito. Kasi hindi nila nakuha yung dalawang hero doon sa taas, so nag-clear na lang sila, which is really good. So,
ito na nga po, no, kaya na, ang siya lang talaga gamitin nila itong Grok because napakabilis mag-clear. Yes, and the pressure na ibinibigay niya sa early game, napakasakit. Pero yung pagtalon dito ng ating Guinevere, nahuli dito si Alinunog po and first blood. Pero mapapatay ata dito ang ating Liamond. Pero takbo Grok, tatlo yan, mapapatay ata dito ang bato. Sabi nga, hindi ang bato, hindi nagampana ng pagiging bato dahil lumambot sa damage ng ating Guinevere. Pero hindi yan napatay yung damage yun. Ano ba yung hawak na ni Grok? I think, parang cement. Ah, cement tubo? Yung skin niya, yung skin niya ngayon. Yung skin niya, no? Ewan ko. Ano ba yan? Ako rin ay naihiwagaan. I think tubo yan, parang tanke ng oxygen. Parang yes. Gano'n. Pero napakaganda na ibinibigay lagi ng Moonton para sa mga players ng Mobile Legends. Oh, yung mga naman. Skin na very updated. And ito na po, another card coming from Guinevere, mga kaibigan. Tignan natin kung sino na huli. And is it gonna be another kill? Ito na nga, Hurricane that's coming from Akai. At na-image down and Guinevere is down. Eto, napatay dito ng ating carry yung Grok, pero gusto niya pa atang pumatay dito. Look at the Lunox, the Order of the Chaos. Yes. Ay, masakit pa din, pero hindi sapat. Ako. Ang sakit-sakit ng ating carry dito. 2-0 ang kanyang standing dito. Wala pa atang endless battle dito. Wala. Nako. Grabe, medyo naging aggressive ng konti din si Lunox. Hindi nga na, uy, Flicker, the Divine Judgment. Dito wow, napakaganda naman. Just to secure ang pagpatay doon sa ating Hellguard sa taas. Wow, napakaganda. Saktong-sakto naman tong camera natin. Napakaganda naman ang step. And that's it. 1-5 ang ating score in favor of Donkey and Friends Onyx Main. Napakaganda ng kanilang rotation, medyo hindi lang sila naging tagumpay doon kasi yung carry. Yes. Sabi ko nga sa iyo, Ate Mili, regarding naman doon sa meron tayong clone, yung carry kasi napakasakit niya din sa early game. Yes. Samantalang ang clone kasi two items kailangan. Once diba? Magkaroon ka na lang. Pero ito ang ganti ng Onyx Maiden. Napatay dito ang ating carry, pero puso pa ata nila dito ng isa. And Lolita is also down. Patay ang dalawang membro dito ng Dunkin' Friends. Yes, napakaganda ng initiate na ni Akai. Kung makikita nyo, ayun no, sinasayko na lang siya ni Hayabusa. Sabi ni Pops Leo dito sa ating live stream, takore daw ang dala ni Avery Grok mo dito. Ang laking takore nito, Pops Leo. Shoutout naman dyan. Pa-share na lang ng ating stream, guys. Thank you so much. Mamaya, mamimigay si Unipin ng nagbabagang diamonds. Abangan lang po natin dyan sa ating... Medyo hindi siya nagma-assume doon. Alam niyang pwede siya may tower doon. And look at the objective na ibinibigay ng Onyx Main. Alam nila sila ang una nakakuha doon ng objective sa bandang taas. Pero ito, Kaja and Guinevere ata makikita sila. Pero hindi, mamba out muna tayo. Resources. So tama ka nalang. Wala, nakapag-push na po yan dito ang Onyx on the top lane. So, medyo hindi pa ata nakukuha dito yung turtle. Nakuha na ba yung turtle kanina? Medyo hindi pa ata. Hindi pa nila nakokontest. Pero sabi ng Dunk and Friends, dapat tayo ang makakuha na. Pag ang Guinevere nakakuha ng double damage, napakasakit nito. Of course, mga kaibigan. So dapat, ayun na, nagpanilip na po dito si Helgard. And let's see kung sino target. But hindi niya po pero, nakuha si Kari. Hindi niya nakuha si Kari doon kasi syempre baka nakasplit din yung ating Kari. Pero yung pagtalon doon ng ating Guinevere, walang nahuli. Yes, Luminum Blast! Sa pool! Yung dalawa, sa pool si Akai at si Nunox doon na ito na. Ang Donkey and Friends, apatayo sa mga walang follow-up doon. Sayang naman! Ayun na nga, tumalan na po dito si Guinevere. Edo, hindi niya po inabutan dito si Grok. Grabe naman yung pinapakita ng Donkey and Friends. Kung meron, kung ano, kung hindi nakatalon kanina doon si Guinevere, doon siya tumalon sa pagka, yung may nahuli na Luminum Blast. Yari dito, yung Lunox at Akai. Pero ito, si Haya at good, si Akai eh. Good objective naman ang nakuha dito ng Donkey and Friends to secure the turtle. Exactly, sir. So, yun na nga, no? Nandito na tayo at hinatak na dito. Divine Judgment and Hellguard is also done. Grabe, saktong-sakto naman to. Saktong-sakto naman dito. Oh my God, napakagandang set, mga kaibigan. Pero wala tayong follow. Wala silang damage dito, Ate Mili. Si Lunox ay nandoon pa sa buff. Oo, nakuha pa ng buff. Pero din mo, ang ganda ng saktong-sakto yung paglagay ng harang dito ng ating Grok. And then, Hurricane Dance mula dito sa paring Akai mo. Di ba, meron din yata sa teleserye. Harangan mo, iikutan ko. Tawa! Yan yung mga combination ng ating Akai at saka ng Grok. Meron naman tayong teleseryeng bago. Eto naman, yung ating Leomord dito, medyo nakaka-farm siya. Kaya mamaya-maya ito papalag. Pero the four-man rotate. Oh! Ito nga po, nagkamali siya doon. Pero iba. Ang pagtalon. Oh, pero naharangan dito. Ay, rewan tayo. Mula sa Grok. Uy, grabe naman yun. Shut down. Another shutdown coming from Lunox. Ayan na, Lunox. Pero dito yung Leomord ang gumaganti para sa Donkey and Friends. Yari, takbo muna paring Akai dito. Pero nandito na din pala yung ating Hayabusa. Just to make sure. Uy! Medyo bumalik doon yung ating Hellguard. Grabe, di siya tumuloy. Di siya tumuloy.
Fraser kasi ano eh, andun yung Kari, alam niya magpupulit ng Kari sa bottom lane. So, and ultimate ata dito mula sa ating Hayabusa, pero hindi, ma'am, bout na tayo dito. Ah, yes. Yung ipinapakitang control ng map ay nasa side dito ng Donkey and Friends kasi palipat-lipat ng lane, kanina nasa top lane doon yung ating Kari, pero alam niya na andun, inanod siya ng Helgard, muna naman siya sa baba. Item check tayo, direct tingnan nga muna natin kung meron ng endless battle yung si ating Kari, just to make sure. Pero ito, BOD dito sa ating Helgard. Meron gucci-gucci na sila dito. Kasi Ate Millie, alam naman natin, napakalakas mag-side push ng Helgard at Hayabusa. Plus, yes, sila pa ang nagsabay. Kaya medyo delikado dito sa epic comeback. Pwede gawin dito ng ultimate. At saka kung hindi sila masyado nakaka-kill, that means nagpo-push sila ng malala dito. Pero tingnan natin doon sa bottom lane. Patay! Ang ating Kari! Sabi dito ni Kuya Vince Angelo Avines, Lods, pa-shoutout, balik na po ako sa squad namin. Anytime na anytime, open na open ang squad ko sa inyong pagbubalik. Wow! May mga ganun kasi. Syempre, may mga estudyante tayo na medyo nag-click sa ML. Pero ito, second turtle, teka lang. Tignan natin kung kanina mapupunta ang turtle. And nakakuha dito ng Guinevere. Ayun na nga, na shadow kill na po dito si Hayabusa and a call for Barbiel. Pero ito po ni Mablas, Captain! Ang grab dito, napakaganda ng pasok dito ni Mablas. Wala nang makapigil dito sa yatikidig ng ating Leomord. Ito, hinahabol pa yung paring Hayabusa mo. Hindi ka makakataka sa akin, Zap. Oop! Boy! But 3-man down sa side ng Onyx main. Tamang farm lang dito yung Helgard. But take a look right there, mga kaibigan, na nakapag-push pa doon si Helgard. But Kari nagiging bantay dito, no? Bantay sila and they're also trying to invade the buff and nakuha na po nila, di ba? Mas maganda kasi talaga dito kung sino yung may control sa mapa tapos yung line-up pa nila ay may late game. Medyo talagang delikado. So I think nag-uusap ata dito ang ating Onyx main na panindigan na lang siguro yung side push ng Helgard or ng Hayabusa. Pero para sa akin, Ate Millie, pag dalawang side push dito, ayun na nga po mga sir, nagpadilim para tumakas, para may kilala kung ganyan, mga kaibigan. Teka lang, Psycho Gaming! Pero nakita mo yung Psycho Gaming ng Helgard, napakaganda doon. Grabe naman, sir. And again, wala po dito ang ating Helgard. Medyo delikado yung sitwasyon lang ng Onyx main regarding sa pagpitasan. Kasi andito yung ano. Maharap mo naman mga sir, hindi na po nakagalaw dito si Guinevere. And Guinevere is down and mukhang may naipit na naman. Ito na po si Gary, mga kaibigan. Patay na patay doon. Ang ganda ng Divine Judgment mula doon sa kanya. Patay yung damage. Ginani niya talaga. No? Pero, lagi ang, tinan mo, ang maganda doon sa ginagawa ng Donkey and Friends. Damage talaga yung napapatay nila at walang magawa yung Grak at saka Akai. Hindi nila maprotektahan. Hindi nila maprotect kasi nakapag-hurricane dance na nila. Parang hinihintay na lang na ito ni ano eh. Ni Lord, si Kaja na mauna mag-ulti to si Akai. Yes, tama ka dyan. Again guys, pa-share ng ating stream. Mamimigay tayo ng skin mamaya. Hatid sa inyo ng Unibin. Eto na po tayo. Lord 1 is up dito sa ating game 1. Sino kaya makakuha? Pwede pa kaya makabalik dito ang ating Onyx main. 8-13 ang ating score. 5K ang lamang dito sa gold ng ating Donkey and Friends. Yes, so eto na nga. So, face check lang po dito si Grok. Let's see kung another initiation and the Dark Knight falls, mga kaibigan. And dami na po doon si... Uy, hindi sila nakatakas doon. And Lolita eto is also down. Eto na nga, sabi na. Magkamali lang kayo. Sabi. Ang ganda. Ang comeback king dito sa game 1. Yeah. Medyo, ito nga yung sinasabi ko, Ate Mili. Pag nagkamali ka at ang Lord 1 is up, automatic yan. Kukunin niya na objective. Uy, grabe naman yung sirs. Pumasok sila doon. And Helgard is down. And nakuha ba? Napakaganda na doon. Nakuha yung ating Lord sa side dito. Natin Donkey and Friends. Yes, pero patay. Friends. Pero patay ang apat na membro nila. Parang sabi nila, hindi nyo makukuha. Okay lang na mamatay yung Leomord basta sa amin yung Lord. Yun ang maganda. Kahit dito, kahit Lord 1 lang yan, napakaganda pa rin objective na Donkey and Friends ang nakakuha. Pero kung Onyx Pain ang nakakuha nito, yari dito. Exactly. It's a epic comeback nga siguro or mababaligtad ang ating game. Magiging correct. Para sa laban. Ayun, mukhang naku, eto na nga. Sinasabi, sometimes yung comeback talaga ang pinakamagandang feeling, no? Dito sa mga ganito classic yun game. Yun yung paninindigan na napakalakas ng inyong grupo. Yes. Pag nandun kayo sa sitwasyon na epic comeback. Pero ito, kumakatok na dito yung Lord 1, medyo makukuha at ang inhibitor turret dito sa side ng ating Onyx main.
So ito na nga, naghihintay lang ng tamang hatakbang. Let's see, you know. Hop, yung pagtalo ng ating Guinevere, so, wala. Uy, wala. Nagkakaubusan na po ng skill doon yung... Oo, nagkaubusan doon. Medyo kukunin lang nila yung kanilang mid turret doon. Just to secure na... So wala na pong Hurricane Dance dito si Akai. Mukhang pwede na... or anytime, pwede nang humatak dito si Kaja ng isang ano, pero dapat maging mainyam lang dito si Lunox or si Helgar dahil isa lang dyan. Nako, GG na sir. At yes, medyo nahihirapan pumasok ang DNF dito sa side or sa loob ng base ng Onyx. Oo, meron nga sinasabing maghintay ng right timing dito ang ating Duck Entrance. Pero pwede pa silang makambak dito kasi... dual assassin ito. Yes. At Emily, medyo mahirap makuha dito. Magandang combo lang dito ng isang Hurricane Dance. May mahuli dito Hurricane Dance. Then, Dark Knight Falls na dito sa ating Helgard. Medyo tama ka dyan. Kaya makabalik dito ng Onyx Maid. But we all know na medyo lamang talaga dito sa objective at saka sa controlling ng map. Itong ating Dark Knight Falls. Oop! Talon-talon lang dito. Sa tamang talon lang. Unang mainip, talo. Nako, yes. Yan po talaga ang unang mainip dyan sa mga yan. Or... isang pagkakamali lang, maliit na pagkakamali, like, pwedeng mabiligtan ang ating game. Yung kanina na-steal nila ang Lord, yun! Uy, nahatak dito! Ang ating Grock, pero look at the tankiness. And look at Aka, Hurricane Dance, para na-protectahan dito si Grock. Napakaganda naman ito. Napakaganda ng pag-sim. Yung tandem ng Aka and Grock is really amazing, and I have to commend Onyx for that. Napakaganda. Look at the tankiness na ginawa doon ng Grock, kaya hindi siya napatay. Napaka maganda yun na yung magiging damage. Pero ito! Dominum Blast! Uy, sa full ata dito ang ating Rock and Dark Knight Falls. Itinas dito ng ating Helgard, pero hindi sa mati ito. Patay dito ang ating Guinevere. But double kill! Yun na nga! Triple kill dito! Si Leo Born! And that is it! A wipe out! I think this is game 1 in favor sa ating Donkey and Friends. Congratulations! Game 1! Sa kamay ng Donkey and Friends and Onyx Mania, medyo hindi pa natin pwedeng masabi. Game 1 pa lang ito. Best of 5 po tayo, ladies and gentlemen. Huli ka dyan. So, bawi-bawi din, Onyx. That's fine. Because that is gonna be best of 5, di ba nga? So, yes. Alright, 13-20, no? Mm-mm. Pero, I comment talaga din yung magandang ginawa ng ating Onyx Mania doon. Mm-hmm. Medyo talaga na-control lang yung map sa early ng Donkey and Friends. Kasi nga, yun yung binibigay ng isang Kaja pag meron kang Kaja. And Guinevere, wala ata sila dito. Kung hindi ko mapansin, wala ata sila dito. Purify. Oo. Diba? If I'm not mistaken, Purify. Wala Purify sila. Kaya medyo wala nga naka-counter dun sa ating Guinevere. At saka, ang effective ng Lolita dito kanina. Effective din naman, walang nakakancel. Alam niya yung spacing niya. Yes, of course. Kasi kapag nag-ulti si Lolita doon sa bush, hindi mapapansin. Hindi mapapansin. So pag nakita mo na lang na magkakas na yung Luminum Blast, wala kang ibang gawin kundi umatras. Pero you look at the flicker na ginagawa, di ba? Ang galing dito. Again, best of 5 po tayo nakuha dito ng ating Donkey and Friends. Ang game 1 na momentum, pero kaya pa magbalik dito. And again, don't forget to like and share ang ating stream, guys. Yes, like and share our stream. Also, our page, which is the Momentum Esports TV. And yan. A special thanks na rin po dito sa the Manila Times TV and also sa Unipin, our newest sponsor. Again, guys, mamaya announce natin kung ilang viewers ang tinatarget natin today para mamigay tayo ng nagbabagin diamonds. Kailangan talaga nagbabagan. Kailangan pag binigay natin, umaapoy. No? Yan, umaapoy. Pero syempre, para gucci tayo dyan. Pero again, guys, share sa public. Don't forget to like the Manila Times TV and Momentum dahil yan ang ating requirements kung kayo ang mananalo today ng Diamonds. Okay, na pamahagi sa atin ng Unipin. Again, correct. June 14 ang ating Grand Finals. Saan natin, Mili? Sa Fisher Mall, Quezon City. Yes, sa mga hindi po nakakalam kung saan yung Fisher Mall, that will be near Quezon Avenue, Pantrangco, or near Munoz. Yon. So, pwede naman natin Google yan. Yes. Guys, pero don't forget to like and follow our page. And yes. I really want to comment dito, guys. Road to 4K followers na po ang ating commento. I think matatarget natin yan today. Thank you so much, guys. And by the way, bago natin ibigay sa inyo ang Game 2, medyo nag-uusap ang ating players. Again, Game 1, nakuha ng Dunk and Friends. Sino kaya makakuha ng Game 2 sa aming pagbabalik? Yes, commercial muna mga sir. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind?
the Manila Times College of Subic training, mind and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for future businessmen, Vision Club for future photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council's president, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I think the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. Again, guys, dito sa ating day 2, sa ating quarterfinals, once again, game 1 ay nakuha ng Donkey and Friends. Yes, congratulations for winning the round 1 for our game number 1. Alright, so are you guys ready for round 2 dito sa Onyx Main versus Donkey and Friends? Ang ganda ng ipinakita dito ng Donkey and Friends. May sagot kaya sa game 2 ang ating Onyx Main. Again, ito yung ganito yung sitwasyon nila last week. Yes. Naka 1-0, nakuha ng momentum ay Extreme Illuminati. Mm-hmm. Kung aking babalikan lang. But, na pa game 3 pa nila ito, and 2-1 ang naging final score. Ibig sabihin, alam nila na naandun lagi sila sa ganung sitwasyon, kaya nilang bumalik. Tama. And, syempre, kailangan nilang magkaroon ng iba't ibang klase ng gameplay dito because yes, this is gonna be best of 5. Pati alam ko naman na, andito na sila sa punto, sinasabi nga natin, Ate Emilia, andito sila sa punto quarterfinals na to. Mm. Ibig sabihin, alam na nila yung pwedeng mangyari at dapat handa sila sa anumang sitwasyon na gaganapin. Again, Onyx Main, meron po silang girl gamer na nakikita natin yeah, sa ating screen right now. But Donkey and Friends, look at yung pagkaangas ng ating Donkey and Friends. Oo, diba? Sabi nga nila, eto, bakbakan to bakbakan. Gusto naming makapunta sa semifinals yes, at maging first champion dito sa Momentum Esports Battle TV. So, lahat sila nakablock, no? Kung mananotice. Again, please like and share our stream right now dahil mamaya mamimigay kami ng skin. Hatid sa inyo ng UniPin, our newest sponsor. And also, follow the page Manila Times TV and Momentum Esports Battle TV dahil yan ang requirements ng mananalo mamaya sa yes, ating giveaway. Yes, dapat nakashare kasi kapag hindi nakashare, lalo na ang live stream. Yes, nako, reroll tayo. Reroll or yan. GG na. Pero again, abangan nyo po yan sa aming page. Yan po ay announce namin pagkatapos ng aming live stream. Yes, so balik na po tayo dito sa picking. I think, oo, natin nasa draft pick na tayo. Nasa draft pick na po. Best of 5 po ito sa ating series. Pwede marami pang mangyari. Bigyan kaya tayo ng hanggang game 5. Malalaman natin yan. And your team dati is na tayo sa draft pick. Donkey and Friends naman ang ating first pick. First ba nila dito, ang Claude.
And sa Onyx Train naman is Kufra. Parang yung kanina rin, but this time they also banned Kaja. Kasi yung Kaja kanina, ang ganda ng initiation doon sa team play or sa battle or sa clash. Yes, and respect ban naman dito, Kaja. Bina nila, ayaw nilang ma-agate sa kanila. Harith. And eto na naman po si Kimi is open. Yes, tama ka dyan, Timili. Kimi ata, pwedeng isagot dito ng ating Onyx main. Pag eto nag-Harith at saka nag-Lunox, ha? Medyo, ewan ko na curry. Lang. Masakit sa akin. Sinecure nila yung curry. Siguro meron silang magaling na curry user dito. Oo. Kasi, pinupush nila. And Lunox, aksagot dito sa damage picking naman ng Black Force. Pero sir, open pa dito si Kimi. Yes. Shout out muna tayo dito. Sabi naman na Donkey and Friends, okay lang yan, the end friend, panalo nyo na to, sabi dito ng Duck and Friends family. Well, titingnan po natin guys, Onyx main na pwede pa silang bumalik, pero mapapanatili kaya dito ang momentum sa Duck and Friends, malalaman po natin yan. Game 2 pa lang po tayo, ladies and gentlemen, pa-share ng ating stream. Yes, pa-share lang ako mga sir, and alright, so dito na tayo, no? Nagbaban na yata dito ang yes, this is third ban o magpipick muna? Pick muna dito. It's okay. A third pick sa side kasi ng Onyx. Kasi hindi nila pwedeng i-pick yung Kimi because meron na po silang mage and marksman. Nope, guys. Wala po tayong codes. Again, abangan lang po natin. I-announce natin Minotaur mamaya kung ilang target viewers natin. Okay? Hi sa iyo, AJ Escoto from Varigan Warriors. Ayan po yung first squad shout out ko, po sa inyo. Right? Thank you so much, guys. Thank you so much. And please like and share our stream. And also sa iyo, Leanilio. Yan. Thank you so much. Alright. Okay, so nakita naman natin na pinandito ang Akai, di ba? Kita naman natin, guys, na grabe yung tandem ng Grock and also Akai. Nahirapan po sila dun kanina sa gameplay, no? Alright, so dito naman sa kabila, they also banned Diggy. Yes, binan nila dito yung Diggy para lang walang maka-counter dito sa ating Minotaur. And respect, ban dito ang Akai. Napakaganda kasi tingnan naman natin, medyo kahit natalo dito sa game 1 ng ating Onyx main, napakaganda naman yung combination na ginawa ng Grock at saka ng Akai kanina. Alright, so shoutout dito kay Madam Margaret, Chriselle, and also Irene. Ayan po, shoutout mga, sa inyo, mga chicks guys natin dyan. And mga again, guys, para doon sa ating mananalo ng ating, mananalo na winners pa, no? Uh-huh. Dito sa ating, winners must first register to Unibet PH website to claim your prizes. Your so that means kailangan nyo pumunta sa Unibet PH website para ma-claim nyo ang premyo nyo. Yes, yung mag-register po, kayo muna, yung guys. Yung winner lang po, hindi ko po sinabing lahat. So mas gawa na rin sila ng account to register sa ating Unibet. So malalaman naman natin mamaya kung sino yung dapat mag-register kasi mamaya na rin yung winner. And again, also, shoutout dito sa Tropong Puyat ng Apalit Pampanga. Yes, kay JP Tila, Vash Raven, Alimond, John Paul, yan at Perper. Uy, thank you so much. Shoutout sa inyo, guys. And again, ML Community, Iloilo. Shoutout po sa inyo dyan. Wow! Shoutout sa inyo, ML Iloilo, mga kaibigan ko dyan. And Aldous. Aldous and Angela ang pinig dito ng Duncan and Friends. At dito naman sa side ay Lunox and Franco. Makakakita tayo ng Franco dito. Franco Gaming, mga sir, no? Brent Gaming. Maala, Brent Esports dito ang lineup ng Onyx Men. Right. Tingnan natin kung magiging tagumpay ang lineup dito ng ating Onyx main, or it will be a 2-0 kaya sa kamay ng Donkey and Friends. Yes, of course. And wag nating kalimutan na ang finals natin will be on June 14 sa Fisher Mall, yes, Quezon Avenue. Again, guys, yung mananalo po ng skin natin, must register first dun sa ating Unipin Philippines na naka-pin post po dyan sa aming stream sa baba. Oh, there you baba go. 10 a.m. pala siya, oh. Oh, 10 a.m. Upper ground floor welcome event center. One, thank you so much naman. Ayun na. Pero ito, punta na tayo sa Land of the Dawn. Yes. Duck and Friends versus them. Onyx Men Game 2. Pause. Muna tayo dito. Tumawag ng pause dito ang side ng ating Onyx Men. Pero ipakilala muna natin dito ang side ng Duck and Friends. Si Simple ang gagamit ng Harith. Si Shanks naman ang gagamit ng ating Leomord. Si Nichi ang gagamit ng ating Chu. Borogami naman sa Leomord. And easy naman para sa Angela. And dito naman,
we have Konoha Shisui. Is it right? Shisui for Gary. All right, Mari for Esmeralda, Cosmo for Minotaur, Ryu for Franco, and also MRCZ for Lunox. Yeah, shout out naman po kay Kuya Israel Ohinal na dito ang pagbabalik, nanonood naman sila. Guys, dito sa ating live stream, thank you so much pa-share ng ating stream, Kuya Israel Ohinal, ang pinakagwapong-gwapong ML player mula dyan sa atin na, I think, Guadalupe ba? Kung tama ako. Again, yes. 2 minutes lang po ang boss. Aha. Per... Abisi lang yata yung sa side ng ano. Yes, 2 minutes boss per game dito sa ating best of 5 series. Ang dalawang teams po ay mighting isang boss. So, nakuha na po ang boss dito sa side ng Onyx Main. Meron pa mamaya ang ating Donkey and Friends. Kung hindi ako nagkakamali, tama ba direct na Onyx Main ang nag-boss dito. Again, bawal po tayong... bawal po tayong mag-pause dito sa ating clash. Yes, during clash. So again, yung sa mananalo po, winner must first register to Unipin. I mean, siguro ang gusto ng Unipin ate, dapat naka-register siya lahat. Mag-register sila. Kasi pag sila yung na-raffle mamaya, malalaman na hindi sila naka-register. Medyo tayo sila. So winner must first register. Yung winner Unipin. Lang. Si ah, winner. So guys, register tayo sa Unipin Philippines kasi yung mananalo. Yes. So again, guys, share and like on stream in public. Also, like and follow Momentum Esports Battle TV and the Manila Times TV and also Unipin PH. Alright. Yan, sabi ni David Cornelio, pa-shoutout naman po sa EPS Esports na maglalaro sa ating main event. Hi, say you, Jen, sir. Mamaya, eto na naman, bakbakan na Game 2 sa ating first series dito sa ating quarter finals. Yes, of course. So eto na nga, no, mukhang okay at alive na sila dito. And meron pala tayong Angela, no? Yes, Angela, oo. Adult. Alam mo, ito napakaganda kasi ginagamit din ko dito sa aking team. Pinapagamit ko sa kanila dahil napakaganda nung first skill ng Angela. Medyo metang-meta para sa akin to. Pero tingnan mo naman, ang pagbabalik, sabi nga nila, napakaganda ng combination when it comes sa Aldous at Angela. Tingnan natin kung mapapanigan mamaya. I think ipapalate game nila to. Ay, nako, dapat. Alam mo naman, pang late game talaga yan si Aldous, eh, no? Alam mo, yung Angela and Aldous combo, naabutan ko yan dahil, di ba? Pero ito, Ate Millie, nandito na sila. Shoutout po kay Mark Angelo Soreso mula pa sa Dubai. Yeah! ML community natin sa Dubai. Dirty Clan daw. Shoutout yeah, sa Dirty Clan. Yeah, shoutout sa Dirty Clan. Coming from Dubai. Yeah, thank hi, you so much. You ang pinakabago kong friend mula sa Dubai. Ako, baka may pa-Dubai dyan. Baka naman. Baka naman, sir. Pero ito, nagbabakbakan na dito. Game 2. Medyo wala pa tayo nakikitang bakbakan dito. Pero nahuli ng ating Franco doon. Takbo muna, Aldous. Grabe, Aldous. Napa-sprint ng T-Oras doon si Aldous, mga kaibigan. Tingnan yun na nga po yung sinasabi natin. Pag napakagaling ng hook dito ng isang Franco, matik na matik Gucci ka dito mamaya. Buti wala pa dito ultimate ng ating Franco kung hindi ayari doon ng ating Aldous. Oo, yun ang sinasabi ko, diba? So, eto na nga nag-sab. Uy, Zaman Force dito kay Harit. At dapat cash lang siya dito, mga kaibigan. And first blood na po dito si Franco. Pero sabi ni Aldous doon, gagantihan kita first na dito po lunok. Napatay dito ng ating Harry 2-0 na ang Donkey and Friends. Napakaganda naman. Aling Isme, nagsosolo pala sa top dito. Oo, tama. Kanina kasama siya ni Minotaur, but Minotaur need to go down dito sa mid lane, no? And pero, of course, nakita naman natin yung gameplay dito ng Esmeralda sa ibang mga gumamit. Medyo di ba lagi naguhuli? Lagi nag-offensive play. Yung ating Esmeralda. Pero dito, parang ang gusto nilang gagawin ay i-contest nila yung turtle dito. Sino kaya ang makakuha ng ating... Wala bang ulti dito ang mga tanki natin, mga kaibigan. Pero eto na nga, nakuha ni Harith ang turtle. Pero eto, Zaman Force at galat-galat na po ang mga ulti nila, mga kaibigan. Grabe naman doon, pero walang makahuli dito. Sa ating Leomor, nabuli na siya. Ganda lang kanyang kabayo. Sabi niya, double kill, triple kill. Triple kill! Dito, ang ating Leomor. Napakaganda na pinapakita ng Donkey and Friends. 6-0 tayo in just 3 minutes gaming. Nako, okay lang yan, Onyx. Kasi, kanina kasi wala pang ulti to si, ano eh, si Minotaur. Hindi yata yes. Nakapag-bitaw ng Minowan's Fury. But, next clash, I think, doon sila makakabawi. And of course, kailangan nila itong patagalin ng late game, no? Oo, yun ang medyo delikado sa sitwasyon dito ng Onyx Main, Ate Millie. Kung mapapansin mo, pag nag-late game kasi dito, even though may Gary kasi eh. Tama.
medyo masakit yung Aldous, lagyan mo pa ng Angela. Yun ang pinakamahirap. Ayun na nga, parang sinasabi ko yung parang hindi mamamatay ito si Aldous. Oo, eh. Oo. Lalo na kapag may Angela dahil ang gandang combo niyan. Yan yan. Minsan Leo and Angela. Yes. Yung mga magandang combination pa na sasaniban dito ng ating Angela nasa kanyang lineup, which is Harit. Leo Mort and also the Aldous. Napakaganda. Alright, so ito na nga 3-man rotation dito sa mga bruskong tanke natin dito. And ayun na nga, nakuha pa dito ang buff. Kanina napunta mga sir, buti na lang napunta kay Aldous. Pero ito na nga, nakapag Minerals Fury, pero wala pa rin nakuha mga sir. Teka lang, pero kung nakita mo parang hindi, sapat pa yung damage ng ating Aldous kahit mayroong Angela. Kasi sinaliban na siya, hindi pa siya bumalag kahit papano. Oo, kasi at least na-stun niya na lang. At, pero alam naman natin 3-man side yon ng ating Onyx main. Grabe. Pero ito, tingnan natin kung makakapalag pa nga ba dito ang ating Onyx main. Tingnan po natin guys dito. Leomort, free farm dito sa ating bandang taas. Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakikita sa clash dito ang ating Esmeralda. Siya ang pinagsosolo dito. Hindi yung carry. So, I'm not really sure. Ayun na nga po, di ba? Nakuha na po dito si Cho. And ayun na nga. And first damage coming from Lunox. Oh my God, grabe naman doon yung damage ng Lunox. Magandang-maganda yun para sa side ng ating Onyx main. Para alam natin na medyo pumapalag at kaya pa. Pero kaya-kaya nila talaga pumalag mamaya dito sa late game. Look at the rotation na ginagawa ng Onyx main. 4-man rotation na ginagamit nila dito. Tama nga ako. Medyo narinig ata nila ako dito. Carry na yung pinagsosolo nila. Tama. So, habang nagtuturtle sila dyan, shoutout sa Lawrence Cher, Villa Fencho, Leda. Yan. So, sumanip na po dito kay Leo Mort, mga kaibigan. And mukhang uubusin po dito ang, Minerals Fury. Ang Onyx Fury, mauubusan na dito. Pero look at the Order of the Chaos dito sa ating Lunok, sa pool na sa pool. Pero yung Harit, walang nakakapag-hold. Kay Harit, the Way of the Dragon, sa pool na sa pool. Wala kang sa... Hindi pa patay ito si Esmeralda, pero ito na nga nakapag-flicker out, pero wala pa rin kawala mga kaibigan. At pinahabol! Or... Sabi niya, teka, pasalamat ka, nakaharang yung Minotaur. Oo nga. Medyo delikado na naman ang sitwasyon dito ng Onyx main. Dunkin' Friends, 10-3 ang ating score dito sa game 2. Lamang na lamang ang Dunkin' Friends na naman. Alright. So, pinapakita ng Dunkin' Friends dito. Yes, napakaganda nga. Tingnan natin dito sa bandang top lane kung nagkakaroon ng grabe, medyo umasip dito si Chu at mag-isa ka lang dyan, sir. Ginagawa mo dyan, sir. Huli si Chu. Napakaganda, sabi niya. Ikaw, ha? Ayaw mong umuwi. Ayaw mong umalis. Diyari ka ngayon sa amin. Onyx main. Medyo kailangan lang talaga nila dito ng communication, strategy-wise. Ang kailangan nila dito. Meron naman silang Franco para makapitas, pero medyo wala kasing nagiging magandang huli. Tama. Pero ito, nahuli dito sa bandang mid yung ating Harit. And ito na nga po, mukhang papasok dito si Aldous, pero hindi niya po dinuloy mga kaibigan. And ito na, makukuha objective na. Objective ang kinukuha dito ng ating Onyx main. Magandang-maganda, tama yan. Pero ito, the Way of the Dragon. Sa loob mismo, medyo naging maasip si Franco doon, no? Tignan naman natin dito, Chu is doing a great job right here. And Kari and Aldous ay nagiging offline. Pero ito na po si Rus. So good na mga kaibigan. Nanapak na naman. Sabi na dito, Aldous, teka lang, pinapalagan niyo ako. Alam niyong Aldous ako. Eto na. Hinahabol naman ng Leomord. Medyo hindi ata makakahabol. Kahit may kabayo, medyo nakatakas doon ng ating Lunox. Pero yun, Chu, parang inaabahan. Nagkamali na naman yun, Chu. Ayan na ang Onyx Face. Sabi nila kanina, kapalagi ka na lang. Malalim. Ang lalim na naman ng Chu doon. Nasa pula naman siya. Ang kulit mo, sir! Again, shoutout po sa lahat ng fans ng Dunkin' Friends at Onyx main. Eto na ang panahon para kayo ay magwala. Dahil, nahuli dito. Grabe. So, share lang na share ng live, mga sir. Thank you so much sa mga nag-share ng live. Yung may mga share badge. As sa mga hindi pa nakakapag-share, please do share the live because magpapamigay po ng skin dito si Unipin. Yes, Unipin po ay mamimigay mamaya. So, just share ng ating stream para makita din nila na Dunkin' Friends ay lamang dito sa ating game to. Sino kaya ang papasok sa ating semifinals sa June 14? Ito, tingnan mo naman yung Angela. Medyo hindi pa ako nakakita ng combination dito, yung pagsanib ng Angela sa Aldous or sa Leomord. Medyo, ano muna sila? Play safe pa din kahit play lamang safe. Na. Kasi, kailangan talaga maging matibay or
matatag netong Onyx Maidens. Yes. Kailangan nila ma-comeback to para hindi sila mahirapan sa susunod na game, di ba? Yes. This is gonna be a game 5. Sabi ni Mildred Lolo, pa-shoutout po sa mga EPIOS Esports na maglalaro mamaya sa main event. Napakaganda. Yes, laban and mamaya. Also shoutout sa'yo, Pierre Tagalog. Go DNF. Yes, pero ito, 4-man rotation ang ginagawa, 5-man na nga dito sa ating side ng Onyx Main. 5 na ang protective nila. Medyo hindi pa rin makapasok dito. Siguro kukunin nila dito ng Dunk Impress ay yung Lord One. Lord One talaga ang hinihintay dito ng Dunk Impress kasi alam nila na lamang na sila when it comes sa objective sa mapa. Correct ka dyan. Hinihintay na lang nila mag-stack free. Tignan mo naman, free farm Ate Mili yung kanilang Aldous. Correct. So, kailangan... Uy, DC na naman daw, sir. Paano ba yan? Oops. I think Minotaur ang nagpo sa side dito ng Onyx Main kung hindi ako nagkakamali. Asa pa si tayo. Mino? Sa... So, direct 2 minutes pause pa rin po ba daw? I think 2 minutes Pause tuloy. Push. Nabibisaya na ako, ladies and gentlemen. Kasi push yun. Nakulangan ka lang letter H. Oo, nakulangan lang ako. So, again, para lang maging fair yung laban natin, best of 5 po tayo, game 2. Oo. So, grabe yung score natin is 13-7, no? Yes. Tapos 9 minutes and 15 seconds. Grabe yun. So, I think, makakabawi. Diba? I think, kaya pa yan habulin eh. Kaya pa yan habulin. It's about, Minowan's Fury, magandang pasok para sa akin. Or makapitas yung ng damage dito, ang mahok dito ng ating Franco. Masakit na kasi yung combination dito ng Esmeralda tapos pasok ng Lunox eh. Lunox, yes. And of course, pwede rin Esme and Mino din follow-up na lang neto ni Franco. Or Franco muna bago Mino, no? Yes. Kasi nasad na sa mga tanki talaga, mga sir, yung tamang clash. Diba? So, sa pag-i-initiate ng mga tanks. Okay. Once again, guys, mamimigay si Unipin. Don't forget to share our stream maya-maya. Okay? And now, whoop, wala na naman doon. Nakuha ang ating Franco. Pero ito, Zaman Force kaya nasa dito ng atin. Pero Minowar's Fury sa full dito. Tatlo. Pero tinan mo naman yung damage ng ating Harin. Ito na! Why? And ito na mga kaibigan natin, hindi talaga umuubra itong Divay at Kunat ni Esmeralda. Triple kill coming from Harin. And Harry Young! Alright! Sa ating Harin, napakaganda naman ang bigay dito. Hindi pa binigay yung Savage dito. Ubus! Ubus! Pati pantubos! Yaring-yari naman dito. Onyx Main, limas ang kanilang miyembro dito. Alright. Medyo tinan mo naman yung combination ng pagkatok nila sa inhibitor turret ng ng Onyx Main, di ba? Sabay-sabay na alam nila ang sakit ng Harin. Nahuli dito ng Franco yung Harin. Sabi niya, tenga lang, kanina ka pa. Kunin na kita. Na-shutdown. Ang ganda, buti na lang na-hook niya dito yung ating Harin. Pero tignan mo naman, lamang na lamang, open na yung kanilang bahay dito. Yung bahay. Yung bahay ng Onyx ay open na open na mga kaibigan. So, kailangan nila ng siguro doble, triplehin ang kanilang depensa ngayon dahil Harin and also Aldous is really doing it. They're gonna kill the whole team of Onyx kung hindi sila naging maingat dito, no? Pero gusto ko lang i-comment na napakaganda pa rin ng lineup nila dito. Kailangan ma-execute ito ng Onyx. Pero tinan mo, sabi ko na nga, Chu, kanina ka pa, malalim na naman pero dito. Leo Ward, sasali pang Angela, kaya-kaya niyang i-manyak dito. Patay na naku po! Ayun na nga! And Esmeralda is down. Ito na nga po si pare mo Aldous. Tama po ito sa mga kaibigan. Pero tinan mo naman. Oh, yun po! Order! Chaos! Oh grabe my God! Buhay na buhay pa dito ang Onyx Main. Pero Lunox na lang ang magte-def sa kanilang base. Kaya-kaya ito ng Lunox. Ito na. 3 members ng ating Dunk and Friends. Kaya-kaya na ni-secure dito. Lord, mayroon pa silang Lord dito. And Felix Free na nga po. Alright! I think this is ito, 2-0 na, Ate Billy. Tama, 2-0 na mga sir, and wala na pong nagawa doon ang Onyx. Oh so, grabe yun ha, ang ganda ng pinakita. This is a 2-0 na naman, Ate Billy. Kasi pumabalag talaga yung Onyx, ang ganda talaga ng laban, I cannot say kung nandito ako sa DNF. However, kasi ang ganda talaga ng depensa ng Onyx. Medyo nakulangan nga lang because of the Esmeralda Franco and also Minotaur. Medyo siguro, hindi ko lang alam kung bakit Golden Staff yung unang item ng ating carry. Nasaan ba? Dito, kanina.
Kasi dapat siguro endless battle para mga ito. Pero I think so, yeah. Pero ito, tingnan natin guys, 2-0 na ang ating score dito sa ating game 1. Medyo yung momentum talaga ay nakuha na ng Donkey and Friends. Ayan, shoutout sa iyo, Andre Ortega. Pa-shoutout daw, Go Marquez. Alright. And shoutout dito kay Mr. Mark Angelo Soreso na nasa Dubai. Sabi niya dito, nice one, Ninong Toriyama. Keep it up. Yes. Ang galing ng mga caster. Hope to see you guys sa TV channel. Shoutout to Recta Clan from Dubai. Yes, good akala luck, ko, ano, hope to see you in Dubai na rin. Umaros. Shoutout sa ML community natin dyan, Dirty Clan at Recta Clan. Sila minsan nagpapa-event dun sa Dubai. Mm. Yan yung sinasabi, ang Pilipino talaga. Ako, open na open po kami ni Kuya Motoriyama dyan sa pag-ano ng mga event sa Dubai. Malay nyo, pag lumaki, ang momentum dumayo na sa Dubai. Mm-hmm. Diba? Again, guys, game 2 ay nakuha ng Donkey and Friends, and this is a best of 5 series. Tingnan natin kung mabibigyan tayo ng 3-0 o it's a epic comeback pa. Kaya pa kaya ng Onyx Main? Yan lang lahat sa aming pagbabalik. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat yung maaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Ang may katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Guys, dito sa ating game 1, dito sa day 2 ng ating quarterfinals kanina, ay nakakuha na naman ng momentum ang Donkey and Friends. Yes, Donkey and Friends. Napakaganda po ng pinakita nila doon. So, the score right there was 2-0 na po tayo. Ito na yung sinasabing, kung kaya nyong mag-epic comeback, ngayon yung nagawin. Oo, kasi Onyx Main. Oo, kailangan ma-sweep, maka 3 points ang Onyx Main dito for them to win. Ito na yung pag-asa, makuha nila yung game 3, game 4, and game 5. Dire-diretsong panalo na dapat, pero medyo hindi ko alam kasi pag ikaw nakakuha ng momentum, alam naman natin yan, batak na batak, alam mo na yung gagawin kasi 2-0 nyo na sila. Pero huwag muna mawala ng pag-asa mga fans ng Onyx May dahil pwede pa silang bumawi. Pero ito, Ate Millie, 300 viewers natin. Yes. Kita-kita nyo naman po sa pin post right sa there. Sa pin post po natin dyan, guys. Share 300, the stream. 300 views, 222 diamonds ang bibigay. And also 500 viewers, 33 diamonds. And 800 viewers ay 570 diamonds. Only from Unipin. Yan po, hatid sa inyo.
ang ating diamonds na ipamimigay ngayong araw na ito. So okay, again, so, pa-share na. Pa-share na rin ako ng live stream and also our page. And vlog na rin natin, mga sir, ang ating finals. Ayan, pakita naman natin sa mga kaibigan natin dyan na nanonood ang mga finals natin direct. June 14. Okay, there. Official venue natin, Grand Finals sa Quezon Avenue, Quezon City. Friday po yan, guys. Gaganapin yan dyan ang ating wildcard semifinals and finals and gate opens at 10 a.m. Dyan lang yan sa Fisher Mall. Alam nyo guys, napakalaki ng Fisher Mall at kasyang-kasya tayo dyan. Yes. Wala pong bayad ang event na ito. It's a free admission, free guys. Free admission at napakalamig, napaka-presko. Yes. I think mag-i-enjoy kayong lahat dito sa Fisher Mall. Yes, bring your friends, family guys na susuportahan yung team. Yeah. Lahat yan, offline po, dyan sila maglalaban-laban. And sino kaya ang tatanghaling season 1 champion ng Momentum Esports? June 14, guys. June 14. Fisher Mall, Quezon. Dali nyo na yung mga, ano nyo, yung mga ninong, ninang, babe, mga baby nyo. Mga baby. Pero ito, muna ang gusto natin, mga tayo. 300 viewers, yeah. 222 skin, and 500 viewers, yes. 333, and 800 viewers pag umabot tayo, 570 Correct. Diamonds. Correct. Yan, Unipin inyo, lang yan. Ng Unipin. Yan lang. Yan ang gusto namin ibigay sa inyo kasi sinusuportahan nyo kami. And don't forget as well to like and follow our page, Momentum Esports Battle TV, and also the Manila Times TV. Again, guys, this is Game 3 sa ating Game 1. Gusto kong makakita ng Game 5, Ate Mili. Pero hindi ko iisang tabi yung magandang momentum para sa Dunk and Friends. Napakaganda. 2-0. Tingnan mo naman yung lineup na ibinigay nila. Napakaganda. Ang pagbabalik ng Angela Aldous. Wala silang Korta. Meron lang silang Chu. Ginawa na rin yan kahapon ng Dream High Gaming. Chu lang. Sapat na. Chu lang. Sapat na. Kasi hindi umepektive kanina. Yung harangan mo. Iikutan ko. Wala eh. Binan kasi ang Gracat ng Akai. Kaya medyo na naging mahirap para sa kanila na ma-depend. Kasi game 1, I think nahiraman sila doon sa Gracat and Akai. Kasi napakagandang combo ng dalawang yun. No? Hinaharangan, tapos iikutan. Grabe yun. At kung makikita mo kanina sa lineup nila, medyo hindi nakapalag yung lineup ng isang Esmeralda at saka ng isang Lunox. Doon sa Harit at saka Leomord. Napakaganda ang ipinakita ng both teams. But still, ang namang dito ay Dunky and Friends. Sino kaya ang makakakuha sa ating Game 3? Punta na tayo sa ating draft pick, Game 3, Onyx Main versus Dunky and Friends. Onyx Main po dito ang ating first pick and first ban. Sino kaya ang ibaba ng Onyx Main? Kufra pa din. Kufra pa rin, di ba? So, alright, thank you so much for shout out sa iyo, Ronald Tila, and also sa mga kapatid niya. Natuwa-tuwa to dahil na-shout out daw sila, and magsusubscribe daw at ilo-like ang page. Yeah, thank you so much, guys. Maraming pong salamat sa inyo. And thank Claude, you. Naman ang binandito ng Donkey and Friends. Yes. Again, guys, 300 viewers, 222 skin, diamonds. Nanonood ang mga lodi ko sa Iloilo dyan. Christian Valencia, Jekara, pa-shoutout naman, madam, and from Iloilo. Grabe. Pa-share naman din ako ng live, guys, from the Iloilo community. Baka naman, support na natin dito si mga, the Momentum. The Momentum Esports. Yes. Support natin, guys. And para din sa inyo yan, guys, pa-share ng ating stream. Pag na-target natin yung ating viewers, meron kayong tumataging ting na mga diamonds na nakikita nyo sa ating pin post right yes, now. Yes, and also shout out to Jet Escobinas, Owing, Nocom, and Chrishell Fabriga. Pa-share naman din ako ng live, mga sir. Yan, thank you so much, guys. Right. Again, Smasher pa-share Ray ng ating stream. And this is a Game 3, Harit and Kufra. Kufra Kaja sa side dito ng Onyx Main ang binan. Samantalan dito naman sa Dunky and Friends, Claude at Harit ang kanilang binan dito. And Grok ang prior pick ng Onyx Main. Grok, of course. Medyo kailangan nila ditong mag-usap-usap, Ate Mili. Oo. Ito ay Game 3 na. Pag nakuha pa to ng Dunky and Friends, GG, well played. Yes. Alam mo, may nakita kong ganito klaseng scenario eh, between your team is picking next play and also dun sa dati kong team na hawak. So, ang nangyari, 2-0 na, tapos 2-0 na yung next play, pero naibawi nila tatlong hanggang sa game 3. Yan yung nga sinasabi, bilog ang ML. Bilog ang
circle. Oo, bilog na bilog talaga ang circle. Ate Mili, kain ha. Kumain ka nga sa oras, hindi ka nagugutom. Pero punta na tayo. Esmeralda naman ang pinig dito Luna. Ng Duck and Friends at saka Lunok. Sila naman ang gagamit ng Esmeralda. Medyo tingnan natin kung ma-execute ng maganda Esmeralda. And shoutout sa'yo, Marjorie Miguel. Thank you so much for sharing the live. At sa mga hindi pa po nag-share ng live stream natin, mga sir, sana naman po, baka naman, pa-share na rin ako ng live. Pa make it sure may, na i-public nyo po ito. Alright, like and follow the Momentum, Esports Battle TV, the Manila Times TV, and Unipin PH. Yes, tama ka dyan, Ate Mili. And again, guys, don't forget, winners natin ngayong araw must first register to Unipin PH website to claim your prizes. Again, 300 viewers, 222 diamonds, 500 viewers naman, 333 diamonds, and 800 viewers tayo, 570 diamonds. Ang ipamimigay brought to you by Unipin. Yes. Again, eto tayo, punta tayo sa draft pick. Leo Mort and Karin naman pa rin ang pinick dito sa Onyx Main, samantalang kinuha ulit ng Dunk and Friends ang Chu. Kanina sabi nila, Chu lang sapat na. Yes, Chu lang sapat. Tingnan natin. And shoutout sa'yo, Makmak! Grabe ka naman, sir! Pa-share naman ako ng live. Again, guys, pa-share ng ating stream para sa inyo rin yan. Aba, madaming skin na na pwedeng bilhin na bagong-bagong hatid sa atin ng Muntun. Oh. Napakadaming upcoming skin pa. Nakita ko yung especially sa... updated ngayon ang ating Muntun. Napakadaming. Oo, nag-update na ba kayo? Ako baka mag-lag kayo mamaya. Pero ito, Minotaur naman ang binan dito ng Donkey and Friends. Medyo ayaw talaga nila parang sa kanila sapat na. Pero Franco, once again, ang kanilang kukunin. So, sino ba yung nag... si... Aldous ang binan kanina dito. Oy, binan din nila ang Aldous kasi yung gameplay kasi kanina ibang klase. Oo, ibang klase. Akai! Ayan na naman po ang combo ng Grok Akai ng Onyx, which is grabe naman talaga. Kanina pa natin pinag-usapan, talaga ako impressed na impressed dito, no? Oo, tama kayo dyan. Pero again, guys, go share the stream, guys, para manalo kayo mamaya ng mga diamonds. Yes, baka naman. Oh, Alice, ang pinick dito ng Onyx Main. Medyo uy, maganda, ha? Alice, your para... Medyo hindi ko alam kasi parang hindi ko nakita sa lineup nila ngayon yung Martis. Oh, Diggy. Hindi pala sa Diggy Martis, sorry. Alright. Diggy ang pinick dito ng Donkey and Friends. Medyo tricky, medyo masakit. Ay, nako! Eto pala, Ate Mili. Parang sila, naalala ko na, nare-recall ko na yung combination nila ng Esmeralda at saka ng Diggy. Masayin tayo dyan. Nako. But, tignan natin kung anong klase. Kasi kailangan lang na magandang execution netong DNF. And of course, dito sa Onyx eh. Kailangan nila ng magandang clash. Kasi kapag nagkakamali kasi ang isa, alam mo yun, pangit kasi kapag isa-isa yung pasok. Yes, tama ka dyan, Ate Mili. Pero sabi dito ni ako, si Jason, pa-shoutout po ako si Donkey ng DNF ng EU Community ML. Shoutout sa inyo, guys. Yes. Medyo malaking community na mga nakakapanood sa atin. So don't forget to share our stream. Again, this is it, Pansit. Game 3. Yes. Makuha kaya dito ang 3-0 ng Donkey and Friends or maka-epic comeback pa kaya ang Onyx Main. This gonna be a make or break situation para sa DNF and also Onyx. Again, guys, ang mananalo dito ay papasok sa ating semifinals sa June 14. Pero ayaw ko nang patagalin pa. Punta na tayo sa Land of the Dawn. Game 3. Pakilala muna natin dito, Onyx Main. Si Ryu ang gagamit ng Rock. MRCJ ang gagamit ng Leo Mort. Si Gono Hashishu naman para sa ating Kari. Si Marie ang gagamit ng Alice. At si Cosmo naman para sa ating Akai. And dito naman sa DNF or Donkey and Friends, we have a Borogami for Lunox, Simple for Esmeralda, Shanks for Chu, Shinichi for Franco, and EC for Diggy. Eto na sinasabi ko nga sa kanila kung talaga nga nakita yon. The combination sa early ng isang Esmeralda at saka ng isang Diggy. 2-1 dito ang ginagawa ng Donkey and Friends. Samantalang ganun din naman dito sa Onyx Main. Again, kailangan makabalik dito ng Onyx Main. Kung hindi, Donkey and Friends ang papasok sa ating semifinals. So, encourage natin ang Onyx Main dyan, mga sir. No? Pero napakaganda kasi talaga na pinapakita ng DNF dito. So, we're really not sure kung ano ba talaga mangyayari. So, napaka-predictions lang naman, mga lo, di ba? And again, don't forget to like and share our stream.
Lagi namin sinasabi sa inyo dahil 300 viewers, 500 viewers, 800 viewers, lahat yan pag na-time namin, makikita nyo sa ating pin bones ang ipamimigay na diamonds only by UDP. Eto, may nahong dito pero walang follow-up na damage. Uy! Flicker out muna dito para lang makatakas dito sa 3 man. Ang galing talaga ng grab dito ng Onyx, no? Kasi alam na alam niya kung saan niya ihaharang yung yung ako, goal niya. Ako, kahit ako user dyan, di naman talaga ako professional. Medyo na-outplay ako kung saan ko ilalagay lagi yung harang na yun. Yung harang? Oo. No? Pero ito, Esmeralda and Diggy papunta na sa top lane. Sino kaya mahulo nila? Uy, medyo nakatago dun ang ating Leomord. Alam niya ata na. Nagkasa na magiging galawan ng Donkey and Friends. Ito naman, 4-man rotation ang ginagawa dito ng ating Onyx main. Meron na po tayo dito sa Turtle. Sino kaya makakakuha? Uy, makikita ata dito ang Crack at Alice ng ating Onyx main. Oh, and first blood! Sabi ko na nga ba, nagkamali sila ng daan. May tao pala dun. Tabi-tabi po. Sabi ni Grock, medyo, ito, it's a free turtle sa side ng Duncan Prince sa bandang taas nito. Tama. So, tamang bugaw lang dito si Akai, no? So, oh, by the way, shoutout dito kay Boss William Isidro from John Patrick Yumang. Pa-share naman ako ng live dyan, John Patrick. Yan, thank you so much, guys. Wala na naman nahuli dito ang ating Franco. Sayang na naman ang kanyang first kill. Yun lang mahirap doon. Oh, ayun na nga po si Chu, the way of the dragon dito kay Alice. Mga sir, wala. Kulat na kulat po. And where's the follow-up? Eto na nga po si Alice. Naka-alice po. The micro-gaming na ginagawa ng Alice, yun yung pinakamaganda lang gawa ng kanyang first kill. Akala mo, mapapatay mo, pero sinasycle lang kita, di ba? So, shoutout sa'yo, Louie. Yes, pa-share naman ako ng live. And also sa kay Dan from Nemesis Gaming. Thank you so much. Pa-share naman ako ng live dyan, mga beshi. And ito na nga po. Uy, ang gandang harap. Ni Barbiel, and ang gandang harap. Hinarangan niya. Hinarangan niya po. Hindi niya sinasad. Hindi talaga na yung ating Barbiel doon ng kabayo. Feel ko, hindi niya sinasad siya. Pero ito, guys, sino nga kaya makakuha? 1-0 na, 1-0 na tayo dito, Duncan and Friends. Ang nakakuha ng ating first blood kanina. Kung makikita naman natin, medyo maganda pa rin yung sitwasyon ng rotation ng bawat teams. Pero unang makasnowball na naman ulit dito. Kung sino may snowball talaga dito, Gucci na naman. Kari dito, inahabon ng ating non-tuber, hindi mahuhuli dito. Nako, eto the rescue na po. Eto na po si Grock at tama face check. But let's see kung magkakaroon or papasokin dito sa loob. But eto na nga ang harang na naman. And Esmeralda, carry! Eto na, the single person! Yan na! Grabe! Pero dito, napakaganda ng pasok dito ng ating Hurricane Alice kanina, pero hindi sa patyan. Uy, mapapatay ata, napakaganda. Buti na lang, napatay nila doon yung Esmeralda. Pero tingnan mo naman yung balik ng pag-observe ng ating Esmeralda. Yun yung pinakamasakit sa kanya. Uy, pero ito, mapapatay pa ata dito ang ating Franco. Sabi na nga ba? Onyx May doing it! 2-1 ang ating score! Medyo tingnan ko kaya kung kaya nila panindigan to, pero sa top lane makakakuha ng turret dito ang ating Luno. Yes, and ito nga habang kinukuha ang top lane ng DNF, ito naman kinukuha ng Onyx ang turtle dito sa baba, no? Oh. And ito na nga po si Diggy, tama nga na lang, no? Tamang first kill. Ay, ayun na nga, and reverse time. Oh my god, ayun na nga, sakto-sakto. Ang ulti dito ni Diggy, and double kill na po dito si Esmeralda. Ito ang masakit kay Aling SB. Walang makakapigil, walang makakahold. Yung dalawang tank dito hinahaboy pero pumapalang. Pero sabi nila, talagang hindi nyo kami kakayanin. Aling SB doing it. Ay, marami! Ito kayo hinahabol lang. Patatag Akai. Naku, wala ka ng backup, sir. Ano nang nangyayari? Ang ganda, no? Sinagot agad. Napakasakit talaga ng damage ng ating Esmeralda dito. Ay, ang cute ng sticker na yun. 4-month score. Pero ito, order of the chaos mula dito sa ating Lunox. Pero takbo muna tayo dito, Leomord. Nako, ito si Esmeralda pumapasok kahit walang creeps. Yan ang tunay na makuha. Yun ang tunay na malakas. Pero guys, again, pa-share ng ating stream. Nasa pin post natin kung ilang viewers ang ating target para makuha nyo ang diamonds na ipamimigay natin ngayong araw na ito. Again, it's a 4-3 ang ating score lamang sa kill dito, ang ating Donkey and Friends. Pero Calamity Reaper na pala dito ang ating Esmeralda. Kaya masakit na masakit. 4-1 ang kanyang standing, ating Mili. Correct. And oh, by the way, dito naman sa Facebook, shoutout sa'yo, Hamier or Jamier. Kaya pa-share naman din ako ng live. Sa mga hindi pa nag-share, share na po sa mga groups, sa ML groups or not, or
sa mga ibang groups kahit hindi siya ML, di ba? Oo, just to support ang ating Momentum Esports hatid sa inyo ng Unipin. Again, GCO, guys, yan. Ito, tingnan nyo naman yung damage ng ating Grump. Napakasakit na patay dito ang ating Tiki. Hurricane Dance mula dito sa ating Akai sa ball. Ipit dito ang ating Lunox, pero Alice ay mapapatay ng ating Grabe, Lunox. Sayang yung ipit ni Akai doon sa Lunox, pero nawala. Ayan, ito na nga po. Yari, so, yari ay, Franco, oh my God, grabe naman sila doon. Medyo ang ganda, alam mo kung bakit. Uh-oh. Sinipa ni Chum yung ating Alice dahil lang doon sa kanya. Pero, para, wala para hindi siya maka-lifesteal kasi they're trying to put protect Lunox doon sa lifesteal ni ano pa nina. Napakagaling. Yun nga yung magandang magandang ginagawa ng Chum, di ba? Nang pinoprotect niya yung mga core heroes. Oo, maganda. Ito nga yung sinasabing comment na comment mo ang isang Chu user pag napakaganda ng Black Hero niya. Exactly. Tapos yun talaga ang iyipasin. Paano yung mission niya na sinong papaalisin niya sa teamfight? Uchi-uchi dito. So, pero tingnan mo naman. Ate Millie, patay dito ang ating Lunox coming from Alice. Pero ito, pasok na pasok. Wala makahondo sa aling Esme. Pinapatay Hurricane Dance dito mula kay Akai. Just to secure na mapatay ang ating Esmeralda. Hinahabol dito ni Alice ang ating Franco. Huling kabalbon. Uy, micro gaming! Naku, hindi aabot kasi eto na nga kita-kita naman natin si Papa Joe. Diba, pupush doon sa bottom lane. Medyo... Pero all na ang ating score. All 8 na tayo dito. Medyo napakaganda na ginagawa. Yun, oh, grabe. Uy, isa pa. Grabe. Dalawa na sila doon, diba? Oo. Pero again, guys, kung gusto nyo mapanood ang ating Grand Finals, ito ay gaganapin sa Fisher Mall, Quezon Avenue, para sa kakapasok lang sa ating stream. Napakaganda dyan, Fisher Napakaganda. Mall, sir. Thank you so much. Oy, hinarangan na oy, naman. Oy, nahanap dito. Sayang naman yun. Oop, takbo muna tayo. Napakalikot ng ating Chu dito. Tama. Yung ginagawa natin. Pero ito, yung ating ginawa pala ng Chu dito is kumuha ng objective at na-pressure dito yung bandang bottom lane ng Onyx Main. Pero again, guys, kung tingnan nyo yung pinapakita ng Onyx Main, palag na palag, sabi nila, kaya namin to. Kailangan puso tama lang. Tama. Oh, by the way, hi sa you, James Agapil. Baka naman i-share mo yung live natin, di ba? Yan, pa-share so, naman, guys. So, Hurricane Dance, pero wala na po siyang napuntahan. Oo, nahuli dito pero yung Akai. Sayang. Huli dito yung ating Akai. Wala ang Akai dito. Ano kaya ang rotation na gagawin dito ng Dunk Entrance? Esmeralda, Falling Star, kung walang alright, hi sa iyo, Nikki Chiyok. Alright, watching here from Japan. Oy, thank you so much, Bana. Nakakarating na tayo sa iba't ibang panig ng mundo. Kanina, Dubai. Ngayon, nasa Japan na tayo. And also kay Michael Sirai. Hi sa iyo. Yes, grabe, no? From Japan. Thank you so much, guys. Ganyan talaga mga Pilipino. Sa iba't ibang parte ng mundo, naglalaro ng ML. Alright, shoutout sa iyo, Jerome Cayo. Grabe ka naman, sir. Alright, ayun na tingnan natin dito kung papasok na ang DNF or Donkey in Friends sa mid lane at mukhang... Pero ito, Lord One! Sino kaya makakakuha dito ng ating Lord One? Kaya-kaya pumalag dito pero Alice naman dito. Ultimate coming from Alice pero Esmeralda doing it pero hindi yata sapat yung damage ng Esmeralda. Tingnan mo naman. Free hit na po dito si Karim mga kaibigan. Tingnan natin and KS na po dito si Alice. Two members! Alright, ayun na nga po. Natitira po dito si Joe. Kita-kita naman natin kung anong ginagawa. Pero tira mo yung trabaho lang. Walang personalan ang ginagawa. Objective lang ang ginagawa ng Joe. Pero 3-man down dito sa side ng Dunk Entrance. At napatay pa ng Lunox. Dito ang ating Alice. Pero Lord One, sa pool tayo dito. Sino kaya ang makakuha ng Lord One dito? Medyo wala pang hindi pa nila yata kukunin because buhay pa po dito sa... Uy, nakulong naman dito si Lunox. Uy, corner ka na dyan, sir! Uy, grabe naman, sir! Pero eto na nga po ang sinasabi. Pwede kunin ang Lord One ng Onyx Main. Grabe yung Grok and Akai combo talaga nitong Onyx. So, grabe, well played na well played. Eto na yung sinasabi. Kayang-kaya nilang mag-epic comeback dito. Pero na ito pa ang three members na ang naandito. Tiki! Ang nakakabali, Tiki, sir! Grabe naman yan, and another clash dito sa Onyx Main between DNF, mga sir, tingnan natin, and Tiki is gonna go down! Pasok na pasok, wala nang takas dito ang ating Onyx Main, sabi ng Dunk Entrance, kasi yun ang kanilang pinurso na kunin, yung Lord, di ba? Pero I think kaya-kaya pa kasi bumawi dito. Look at the items dito sa side ng Onyx Main. Kaya-kaya pumalago. Tama. Pero ito titingnan natin kasi Lord One nakakuha dito ay Donkey and Friends. Kaya-kaya nila itong diretso. Nakuha na naman kasi yung Lord, di ba? Oo, pati yung nag-trabaho ng Chu kanina sa side ng Donkey and Friends. Napakaganda.
Oh, diba? Oh. Kahit wala siya sa team fight, ginagawa niya yung trabaho niya to pressure the bottom lane and the top lane. Tama. So, eto na nga, no? Kita natin pa, nasa top na dito ang Lord. And, naghihintay na lang dito ang DNF. Is it gonna be another Clash before Lord or Lord muna bago Clash? Yan, tama ka dyan, Ate Mili. Pero tingnan nga natin kung pati 3-0 ba to or epic comeback to ng ating Onyx main. Syempre, feel ko magiging epic comeback to because nakuha na po ng, ang ganda kasi talaga ng, ano, ng Akai at saka ng Grab combo, ibang klase, no? Oo, pero ito, Lord One lang to, kaya-kaya to ng carry. Yun ang masakit dito. Parang just to pressure lang yung ibang lane. Yun ang pinupush ng Dunk Entrance. Pero ito, isang pagkakamali na naman, isang magandang pasok ng ating Alice dito. Kaya-kaya ata bumalik ng Onyx main. Pero Dunk Entrance, huwag niyong esmulin yung kanilang Esmeralda at saka yung Tiggy. Of course, Tiggy and Esmeralda. Ayun na nga po, bumuk, pero wala pero po. Pero walang nakakuha dito. Ayan, tingnan mo yung mga, ano, na placing ng wall nito ni Grock. Napakaganda. Oh. Makikita mo ginawa ng ating Franco doon, napaikot siya. Sabi niya, walang daan. Ikot ako sa kabila. Ikot. So, kaya wala na naman nahuli dito ang ating Franco. Medyo delikado. Alam mo yun lang ang mahirap kasi, may yung, cooldown ng first kill, medyo matagal. Kaya dapat importante na yung isang hook mo, may makuha ka kaagad. Pero ito, sino kaya ang makukuha? Medyo pressure-pressure lang dito ng Dunkey and Friends versus Carpure at nakuha critical damage na dito ang ating Chu. Correct ka dyan. So, medyo nahihirapan pa rin po pumasok ang DNF dito sa base ng Onyx kasi napaka grabe po ng defense. At ito na nga, Hurricane Dance. Ayun na nga, hinarangan, inigutan. But ito na nga. Pero ito na, ang barbiel ng Leomord ang amin. Nang paghihigad, titignan mo naman yung ating Leomord. Dinahabol dito ang side ng Dunk Entrance. Tiggy ata mapapatay dito. Patay ka na naman, yari ka na naman. Pero, habol. Napapa-address na dito ang DNF. Mga sir, kinakita naman natin in another, is it gonna be another push? Or kailangan mag-dev dahil eto nga po si Juno. Oo, pero kung makikita mo, two trade versus one dito sa side ng Dunk Entrance at Onyx main. Dalawa yung napatay dito ng Onyx main, samantalang isa lang ang napatay ng Dunk Entrance. Ibig sabihin, Ate Mili, medyo sila na ang nananalo when it comes sa team fight. Yes, sa team fight kasi medyo na papa-address sila doon dahil hinok yung buff para hindi makapag-buff. Oo, pero tingnan natin nga sino kaya ang makokontrol. 16-13 ang ating score. Medyo lamang nasa kill ang Onyx main. Hinok na naman yung buff mo. Nakita mo ba? Oo, dyan. Parang ano lang, loko-loko lang para hindi magkameron ng buff dito yung ating Alice. Wala atang buff. Walang magbabuff sa pamilyang to. Oo, Oracle. Oracle. Ito na, atin natin. May Oracle. Oh, hinok na naman yung buff. For the medyo ang ganda nagyagawa. Niloloko-loko lang dito ng ating funk. Oh, medyo yan nga yung gusto ko sa nag-aaral. For the third time around, ayan, hindi sila makapag-buff. Pero ito kasi yung masakit, yung ibinibigay na damage ng isang Leomord at saka ng carry, yun ang guching-guching masakit. And sila ang nakakuha, no? Grabe, napaka tricky ng DNF dito. Ito na nga ba, epic comeback nga ito. Again, game 3, 2-0 po ang ating scores. Kung sino ang pag nakuha ito ng Dunkey and Friends, pasok na sila sa semifinals. Pero pag nakuha ito ng Onyx main, we will have a game 4. Yes, sana naman. Diba? Again, Lord 2 na to. I think iko-contest to ng Onyx main. Yes, and ito na nga po, order in case, mga kaibigan. And ito na si Alice, mukhang tao na pa ang unti. Mga sir, tignan natin kung ano ang mangyayari. Wala pa pong Hurricane Dance ang nangyayari dito. And tuloy pa rin ang pagampas ng Lord. But let us see. Tingnan mo naman yung Aling SP, yung kanyang buhay doon. Napakasakit. Pero ito, mapapatay ata dito ang ating Grock. Sabi na nga, papatay dito ang ating Grock. Sino kaya makakuha, mga kalasin ng ating Lord? And ito ay nakuha ng Dunk Entrance. Mambahag dito ang ating Onyx Spade. So, tira mo yung Akai kung saan pupunta. Pero killing spray ang ating carry. Pumapalag dito. Pumapalag yung carry. Hindi ata uwi ang Dunk Entrance. Naku, wow, sir, kahit marami yung damage ni Esmeralda and carry. And ito na nga po si Tiggy, mukhang medyo hindi kaya. Hindi kaya ng ating carry dito. Sana hindi na lang bumalag si carry doon, sir. Pero ito, Lord 2 kasi ang nakuha ng Dunk Entrance. Pero napatay niya yung Tiggy. Pero mambaot muna tayo, Leomord. Pero eto na, Lord 2 to. 3 man down sa side ng Onyx Spade. I think this is it. That's it. Alright, so ilang seconds pa ba para mabuhay ito? Yung carry. Kasi pero, kailangan yung carry dito para ubusin itong Lord. Pero hindi yata, kukulangin sila dito. Eto na, sila sa damage. Eto na nga po, no? Sabi na nga ba, ang sakit. Nandiyan pa rin si Akai. Eto na nga, unti-unti na silang nabubuhay, mga certain.
patay dito ang ating Grap. And the Hurricane Dance dito si Akai. Pinipilit na ipasok sa loob ng torrent. Patay yung Lord dito. Papalagdata sila dito. Wala pang Hurricane Dance. I think wala atang Hurricane Dance dito. Tapos na dito. Pero look at the damage ng Leomord. Pumapalag. Gusto niya pumalag. Ito na yung carry. Tignan natin kung makukuha ito ng Onyx Maid. Ito na nga, sir. The low HP na dito si Akai. He needs to go back to his well. And ito na nga. Papasok na isa-isa ang Grips. And grabe, last tower ata dito. Gonna be a GG. Well played. Medyo hindi sapat yung energy at lakas ng ating Onyx Maid. And congratulations to Donkey and Friends. Ang pangatlong teams na papasok sa ating semifinals, Ate Mili. Congratulations po sa inyo. Of course, thank you so much, Onyx, for being such a good sport. Ang pinakita ng Akai and Grok is well commended dito sa laban na to. Napakagandang combo. Para sa aking opinion lamang, di ba? Oo, comment ko yung ginawa. Napakaganda ng ginawa ng Onyx Maid. But still, ang nagwagi sa araw na ito, sa ating game 1, ay Donkey and Friends. Medyo na-hype kami. Pero 3-0 na naman ang naibigay sa atin ng game 1. Again, guys, don't forget to like and share our stream. Nasa pin post, ilang viewers ba, Ate Mili, ang kailangan para makuha nila ang ating diamonds? Alright, so 300 viewers for 222. Mm-hmm. Diamonds and 500 viewers, 333. Oh. And 800 viewers for 570 diamonds. Guys, again, para makuha nyo ang ating prize, ay kailangan ma-attain natin yung ating viewers. So, share lang ng share and keep public yung post. Yes, i-public natin yung mga post natin or mga share natin. And of course, huwag natin kakalimutan ang finals po ng ating season 1. Season 1 ay gaganapin sa Fisher Mall Quezon Avenue. That is so the final venue natin sa Grand Finals. And also, special thanks dito sa Unipin, mga kaibigan. Our newest sponsor and also the Manila Times TV. Thank you so much, guys. And Ate Mili, eto na. Sino ba ang kasunod na maglalaban mamaya? Alright, eto na nga po. Ethios Esports versus Omni Esports. Yan ang ating main event. Pero bago natin ibigay yan, meron muna tayong short commercial. Ayan. Commercial break. Babalik kami, mga kaibigan. Stay tuned. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat yung malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita.
makes the Manila Times College of Subic? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I think the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. Dito sa ating day 2 ng ating quarterfinals. Yes. Abangan natin yung ating main event ngayon. Mm-hmm. Pero again, para doon sa kakapasok lang, ang nakapasok po kanina sa ating game 1 is Donkey and Friends. Congratulations. Yes, congrats. Secured na secured na ang position nila sa June 14 for the semi-finals. Mm-hmm. Ang ganda ng laban, 3-0, best of 5. Talagang kinuha nila yung momentum. Hindi na nila binigyan ng chance ang Onyx Main para makabawi. And that's 3-0 mula dito sa ating Dunk yes. Friends. So, game number 2 na tayo. Magpo-proceed, mga sir. No? Again, so, Ifios? Ifios. Ifios ba? Ifios. Tama? Ifios or Ifios Esports versus Omni Esports. Dalawang very good team. Dalawa, when it comes sa amateur division and semi-pro. Napakaganda ng laging nagkikita-kita ata to sa mga tournament. Tingnan mo naman, nagpipitagan at nagagandahang lalaki ang ating mga main ang event. Ang pupugi talaga ngayon. Ng mga Omni Esports. Grabe naman sila. Kaya shout out sa lahat ng fans ng Ipios at Omni Esports. Eto na, tulungan na tayo. Yeah. Para ma-attain natin ang ating goal ngayon hapong ito. Nasa pin post po natin para manalo kayo ng Diamonds 300 viewers, 222 Diamonds. And of course, 500 viewers, 333 viewers. And 800 viewers, 570 Diamonds. Sorry. Yan, tingnan nyo. Hatid sa inyo ng Unipin. Unipin lang. Thank you so much, Unipin. And also, don't forget to like and follow Momentum Esports Battle TV and Manila Times TV. Alright, and of course, ipa-plug natin yung Fisher Mall event natin dyan sa June 14. Fisher All Mall, right. Ang ating official venue sa ating grand yes. finals on June 14.
dyan sa Mike Quezon. Yes, napakalaki po ng Fisher Mall. Hindi kayo magsisisi. Hindi tayo magsisiksikan doon, mga sir. At yun na nga, maraming salamat sa Fisher Mall. Ay, doon tayo pinayagan magkaroon ng event. Ng ating grand final. Yeah. Kumbaga, memorable na mangyari doon. Dahil ang unang tatanghalin na ating grand champion ay i-race natin sa Fisher Mall. Alright. So, sabi dito, si Sadista lang daw ang pogi sa Omni Esports. Grabe. Pero ito, ang dami na ng mga fans natin na nagpapasokan sa live stream. Guys, don't forget to share our stream on public dahil nandiyan sa ating pin post kung paano nyo mapapanalunan ang ating diamonds na ipinamimigay. Click nyo lang yung, yung nandiyan sa baba. Yes. Alright. Diyan sa ating pin post. So, again, simula tayo sa 300 viewers. Yes, 300 viewers. So, share the stream, guys. Ito na, ang ating main event, EPOS Esports versus Omni Esports. Alright. Parehong may esports, no? Yung ating main event ngayon. So, lately, parang nauso siya, no? Mga esports, ganyan. Oo, brand esports. Correct. Dami na, lahat na ng esports ipinangalan. Diba? Pero again, congratulations. Ay, abangan natin. Hindi pa lang sure I don't know kung malalaman natin kung may interview ang Archangel natin. Mm-hmm. Kasi sila ang nanalo sa MPL. Congratulations on behalf of Momentum Esports Battle. Lipat Archangel ang nangyari doon sa ating professional league. Kaya sino kaya ang kauna-unahang magiging Archangel dito sa ating Momentum Esports Battle Team? Excited na rin ako. Very excited. Mabilis lang yan June 14. Napakabilis na Ate Milip. Napakaganda ng magiging lineup siguro. Uh-huh. Kasi alam naman natin, hindi biro makapasok sa semifinals natin. Kasi kina mo, best of 5 agad. Correct. Yung ating quarterfinals. Talagang sinusulit at hindi luging-lugi. Dahil of course, this tournament is wala pong bayad. Sabi ng mga fans dito ng EPOS, EPOS for the win, for the championship, sabi naman nila, Omni lang ang malakas. Yes, Omni lang ang mabango. Abangan, titignan po natin yan sa mangyayaring best of 5 dito sa ating main event, Game 2 for the quarterfinals. Again, don't forget to share our stream. Gusto namin makakita ng share budget dyan sa ating stream, guys. Pa-shoutout naman po sa si Shaori Ueno. Yes. And shoutout din sa iyo Danica. Hi sa iyo diyan. Pa-share naman ako ng live sis. Si Ma'am Danica RPH. Good luck babies. Omni. Yes. Ang mga mababangong babies ni Danica. Yes. Sabi naman ni Yvonne Tan Ipios yung lilipad. Yan. Hi sa iyo sis Yvonne. Thank you so much for sharing. Abangan natin, tingnan natin kung meron tayo ng kauna-unahang makakaabot sa Game 5. Ayan. Kasi bakbakan to bakbakan natin mili pag nagka-meron tayo ng Game 5. Ibig sabihin, talagang batak na batak yung ating both teams para ma-secure yung ating semifinals sa position. Alright, sabi dito ni Triskillion Radio, pa-shoutout naman po mga Lodi. Ooh, shoutout naman. Thank you so much. Janelle! Pero ito, punta na tayo agad sa Game 1 ng ating main event, EPOS Esports versus Omni Esports. Binan dito ang ating blood sa side ng IPH. Alright, so sabi ni Roger Lloyd Divina, Omni lang malakas. Alright. Sabi ni John Elise Ramirez, pa-shoutout naman po, Lodi Arms, mula kay John Elise Ramirez na aking members sa Extreme Illuminati. Yes, shoutout tayo guys, support lang. And also, shoutout dito kay John C. Malapitan, kay John Elise Ramirez. Yes, of course, word na Z-Rock. Ayan, pa-shoutout po sa Up Next Family. Ayan, maraming salamat sa inyo. And please do share the live stream, mga kaibigan. Sana naman po, next comment nyo, makita ko na ang sharer badges on top of your name because ang Unipin ay magpapamigay ng mga diamonds, no? Ilan to? 300 views, again, 222 diamonds. And 500 viewers naman ay 333 diamonds. At 800 viewers ay tumataging ting na 570 diamonds. Halit sa inyo, ng Unipin. Pero punta na tayo dito sa ban. Claude at Esmeralda ang binan ng Ipios at Harit and binan dito ng Omni. Second ban na nila dito. Sino kaya? And Kimmy
ang binan ng Omni Esports dito. Yes, napakaganda, no? Metang-meta yung mga ibinan nila. Of course, open-open ang Kaja. Oh, by the way, inuna nila ang Lunox dito, no, mga sir. So, balik tayo dito sa Facebook habang nagpipigay or nag-iisip pa sila, no? So, shoutout dito kay Critchell Fabriga. Hi, pa-shoutout naman kay John Margaret Vega and also... momentum lang malakas. Wow, grabe naman. Yeah, thank you so much. Yan mga gusto kong comment din na nababasa natin dyan. Junyang San, John Limwell Barakia pa shout out sa inyo dyan. Ayan. And Gabriel Enerica. Okay. Alright. Pa-share naman ako ng live. Again, shout out tayo sa ML community natin dyan sa Iloilo. Maraming pong salamat sa pagsubaybay dito sa Momentum Esports Battle. And Lunox, ang unang pinik dito ng EPO, samantalang nakakuha naman ng mga tanks dito ang Omni na Kufra at Grok. At imili dito na open ang Grok at saka Kufra. Alright, so Grok and Kufra, grabe. Ito Rena, siguro maganda magiging combo na ito, mga doon. Maganda yung magiging combo kasi ngayon na natin ulit makikita na Kufra using. And of course, dito sa birthday girl na si Jen Pabeligo, happy birthday coming from birth na sa happy, Grok. Happy birthday sa iyan. Baka naman. Send stars naman dyan. Ayan, pero Kaja and Leomord naman dito sa side ng EPOS Esports. Parehong maganda yung lineup. Maganda yung lineup dito ng damage na nakikita natin dito. Ang sagot naman ng damage dito na una ng Omni is yung Tamos. Yes, Tamos. Grabe kasi iba rin yung livestream netong Tamos eh, no? Oh, balik tayo dito sa Facebook. Yeah, shoutout sa'yo, Daddy Mackie. Hi sa'yo dyan. Yeah, don't forget to share our stream, guys. Ito na ang ating main event. At least baka 300 viewers tayo, guys, para meron kayong free diamonds hatid sa inyo ng Unipin. Alright, malakasan ang laban. Sabi ni Word, salamat po, live stream, more power, yes. Thank you so much, Kuya Word. Thank you. And hi sa'yo, asa na ba yun? Jerwin Granado, pa-shoutout po. Thank you so much, guys. Again, pa-share ng ating stream. Ito na yung magbabakbakan sa main event. Dalawang pinaka nag-pop at pipitagang team. Pitagan. Yan, talaga. Dito sa ating... Bakit pitagan? Kasi sila yung pinakakitang-kita ko na laging nakakasali. Yes, and of course, napakarami ng mga supporters ng Omni and IVOS dito, mga kaibigan. So, binan po nila ang Kagura. And Agai was also banned dito naman sa Omni. Sino kaya ang kasunod na damage na ipipick dito ng Omni Esports? Tingnan natin, guys. Medyo masakit yung side dito ng ating IVOS. Meron silang Kaja and meron silang Leomord. Yup. Exactly. So for this one, wala pa pong marksman both teams, no? Oo, wala pa. Pero again, guys, sa mga nagtatanong, ban pa rin this week yung ating si Paramis. Kaya medyo hindi pa nila pwede. Ano ba update na? Medyo i-check pa natin yun. Alright, sige. Wala pa kasi ako nakitang adjustment dun sa Faramis, dun sa ating ano. Pero I double check na lang. Pero i-announce natin yan kung pwede na siyang gamitin sa Grand Finals. Alright, so again, please like and share our stream right now sa mga supporters ng Omni at saka ng IVOS dyan. Baka naman. Tingnan mo naman kung makikita ko dito sa ating live stream. Napakalaki ng community ng IVOS at saka ng Omni. Ng Omni, kaya, yes, of course. Napakaganda ng laban ngayong hapong ito, guys. Sino kaya ang pangalaw ang kasunod na papasok this day sa ating semifinals? Hayabusa and Minotaur ang pinig dito ng Ipios. Ano kaya ang sagot ng ating Omni? I think they should have a mage. Mage ata, yes, and Harley ang pagbabalik ng ating mahiwagang baraha. Yes. Ng Harley. Ang pagsasay ko ni Harley. Medyo magandang panghuli ito sa Hayabusa. Deadly Magic. A Deadly Magic lang dito sa Harley. And to secure Harley, ang last pick dito ng ating Omni Esports. Medyo maganda ang line-up ng parehas na team. Na team, grabe. Mukhang fair na fair. Diba? Tingnan natin kung sino ang makakaunang snowball, makakaunang score dito sa ating best of 5 game 2 sa ating second day ng quarterfinals. Again, guys, don't forget to share our stream para malaman nila na nandito na tayo sa pagharap ng EPOS at saka ng Omni Esports. Alright, so parang
Nakaka-excite to. Oy, ayan na nga, no. And Fisher once again, Mall. Fisher Mall, ang ating official yes. venue. Sa venue. Ating grand final. So, gates will open at 10 a.m. at the upper ground floor event center dito sa loob mismo ng Fisher Mall. Alright. So, that will be on June 14 at Wild Card Semifinals and Finals. That is a one-day event. Pero hindi na natin patatagalin. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Sa Land of the Dawn, ipakilala muna natin dito ang site ng Ipios Esports. Kusyo ang gagamit ng Lunok. Si Luna naman para dito sa kanya. Si Ru, si Kuro ang gagamit ng ating Leomord. Si Yato naman para sa Hayabusa. And si Scandal naman para sa ating Minotaur. And dito naman sa Omni Esports, we have Big Fat Belly for Kufra, Tantan for Grok, we have also Thamos Aika for Carrie and Soul, Kisuke for Harley. Alright, so kita-kita naman natin dito mga kaibigan at mukhang low HP na dito si Grok, no? Medyo yun yung masakit kasi dun sa ating Kaja, yung first kill ng ating Kaja, kaya medyo. Pero ito, ambahan, naka-1 dito na resources, pero mapapatay na dito ang ating Grok sa side ng Ipios Esports, ang nakauna, ulang dugo sa ating game 1. Napakaganda. Yes. Medyo kasi... Oh, and then... Harley is down dito. Harley is down as well. Napakabilis. 1 minute gaming, 2-0 na agad. Ipios Esports. Napakalakas naman talaga ata dito. Medyo nag-iingay na ang fans dito ng Ipios. Pero medyo... Kalma lang. So, tama nga. Clear lang. Tamang farm lang muna tayo, mga sort. So, thank you so much. So, 156 viewers natin dyan. Keep sharing the live, mga sir. Kaya-kaya natin ang 300 viewers para makakuha kayo ng 222 diamonds mula sa... Yes. Unipin! Medyo rotation-wise na dito yung ginagawa ng Ipios Esports. And level 4 ng ating Lunox. Binabanatan dito ang ating Grok. And Grok! Is down again! Once again, down na down naman dito yung Grok. Napakalakas ng early game. Pero ito sumasagot ang ating carry level 4. Pero hindi muna sapat para mapatay yung ating Leomord sa bandang top lane. Alright. So, grabe yung comment section dito sa Facebook, Ipios, and also Omni fans and supporters. Napaka thankful po ako. And, Divine Judgment naman doon para huli naman ang kill din sa ating Thamos. Napakaganda nang ipinapakita ng Ipios dito early game talaga yung kanilang heroes. Alright. So, ang bilis na po, naka-level 4 na po sila. And, Minuan's Fury, mga sir, tingnan natin kung nakulit si Kufra is down. Oh my God! Si Yato, killing spree na dito. Grabe, 3 minutes pa lang. Grabe yung pinapakita ng IBS dito, mga sir. Pero eto, no, straight to the turtle na po sila dito sa objective nila. And, of course, mukhang, nakapag-sliver out pa doon. Deadly Magic, medyo hindi pa sa band doon. Pero makukuha dito ni Yato ang ating turtle. Yes. First double damage, pero napatay doon sa bandang top lane ng ating Leomord. Yung ating carry, napakaganda. It's a 6-0 ang ating score agad. Napakagandang bakbakan dito. Galit na galit ang Ipios Esports. So, tingnan naman natin kasi, syempre, early game pa lang. Pwede pa makahabol itong Omni Esports, di ba? Omni Esports, pwedeng pa yan bumawi. Game 1 pa lang po ito. Marami pa pwedeng mangyari. Meron silang carry. May marksman sila. Yes. Kaya medyo hinahinay lang. And also, they also have Thamos right there. Medyo tingnan lang natin siguro. It's early heroes talaga kasi sa side dito ng ating Ipios. Pero Kufra, bumasok. Bouncing ball. Pero yung Order of the Chaos dito ng ating Lunox, double kill na po dito si Lunox, so hindi po na-back up masyado doon. Pero dito sa bandang top lane, bottom lane natin, nagkakaambahan din ata dito. Deadly Magic mula dito kay Aling Harley mo, pero hindi sapat para mapatay yung ating Hayabusa. Yes. And first turret ang makukuha dito ng Ipios sa may bandang top lane. Napakaganda ng ipinapakita. 8-0 yes. Ang ating score. Medyo nahihirapan gumante yung ating Omni. Paano kaya sila babalik sa gameplay? Nako, syempre ang kailangan lang siguro gawin dito ng Omni is wag mag-play safe lang muna, no? Kailangan talaga patabayin yung mga core heroes natin at especially doon sa marksman kasi sila po ang magdadala. Oo, pero patay na naman dito ang ating Thamos sa bandang bottom lane. Medyo yun yung delikado, yun yung mahirap na ibinibigay ng threat at imili na mayroong Kaja. And it's gonna be another clash, pero eto na nga si Kufra, and the
deadly magic kahit nakuha na po, mga kaibigan. Oh my God, patay dito ang ating early, pero yung deadly magic dito, hindi na pan para mapatay. Yung ating Leomord, pero napatay siya doon. Nag-a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 
favor of EVS Esports. Napakaganda ng ipinapakita. Pagbakan, tutukan ang ginagawa ng EVS. Alam nila na lamang na sila dito. Kaya talagang ginagawa na nila yung trabaho ng early heroes nila. Mm-hmm, tama ka dyan. So, ito na, tamang death pa rin po ang Omni. Kailangan nila maging safe. Pero ito na, grabe naman bang, talaga. Bang, ang, bang, shotgun, shotgun talaga naman dito ng ating Lunox. Unstoppable na po dito si Lunox. Naman kitang-kita naman natin yun, sir. Pero si Omni Esports, kapit kamay tayo dito. Medyo, pwede pa naman bumawi. Nasa sa communication lang gameplay nila. Meron silang marksman. Hindi ko lang alam kung paano pa makakakuha ng farm. Kasi nga, ini-invade na yung mapa. Ng ating EPS Esports. And dito na po siguro tayo sa what time? 5 minutes and 42 yes. seconds? Going 6 minutes na ang ating game. Guys, sa fans ng Omni Esports at EPS, pa-share ng ating stream. Target natin para sa unang pabigay 300 viewers para rin po sa inyo yan, guys. Alright. And also, please like and share our page at the Momentum Esports TV Battle. Yes. Alright, and the Manila Times TV. And again, guys, na ito na. Game 1 pa lang tayo. Mapapatay. Oh my God, napatay na naman doon yung ating napakabilis ng pagyayari doon. Napakabilis. Sakit na sakit naman. And Flicker 10 Minutes Fury. Napakaganda naman ng effects dito ni Minotaur. And pumasok na dito po ang kabayo ni Leomord. Pasok na pasok. Yatikitig naman dito. Wala nang magawa yung Omni dito. 4 down ang patay sa side ng Omni Esports. Napakasakit na nangyayari. Medyo hindi natin nagugustuhan para sa side or sa fans ng Omni Esports. Medyo talagang lamang sa lamang ang yes, ating Impious Esports dito. Check naman natin ang item ng mga players natin. Check direct. Item tayo. Directing na natin kung ano na nga ba ang items dito ng damage ng ating side ng ating Omni. Pero yung Omni talaga wala pa silang core item. And Thunder Belt ang kinuha dito ng ating carry. Diyan sa secure na hindi siya masyadong papatay. Pero minimal Fury. Sapol na sapol ang carry. Godlike na po ang ating Lunox dito. Grabe naman, sir. Pasok na pasok. Alright, so grabe yung damage na dito na nakukuha ng Omni Esports. Pero eto na nga Tyrant's Rage. Pero nakuha pa dito si Divine Judgment ata dito. Pero mapa-out muna dito. So, ilan sila doon? No, tatlo. Oo, pero ito pagpasok na labi. Uy, nahuli siya doon. Grabe-grabe naman yung burst damage ng Lunox. Plus, yung burst damage ng Leomord. Unstoppable yung nagiging lineup ng ating Impious. Walang maisagot dito ang Omni. Medyo delegates talaga, ladies and gentlemen, ang side dito ng ating Omni. Kailangan nilang gumawa ng magandang combination dito. Tama, and of course, sabi ni Godfrey Sagarino, shoutout watching here in Davao. Uy, alright, shoutout Yushi, po sa inyo dyan. Ng EPS. Again, guys, 300 viewers ang unang target natin. Kayang-kaya natin yan, fans ng EPS at Omni, game 1 pa lang tayo para makapamigay tayo ng 222. Yes, that's correct. Again, now endless battle naman dito sa ating Tamus. Medyo ngayon pa lang sila nagkaka-item is 8 minutes gaming at imili para kaya sila makakabawi dito. So, shadow kill na po dito si Hayabusa. And let's see, mukhang gegerahin dito pero mukhang hindi na makakatakas mga sir. Deadly magic has been casted dito kay Hayabusa. And he is down. Very good. Pero bawi naman dito. Kaya napatay naman. Yung napatay dito sa may bandang top lane. At naku po, kailangan nang umuwi dito ng Omni. Medyo talagang binabakbakan na dito ng EPS ang ating Omni Esports. Ito, batak na batak. Hindi itinuloy ng ating Kupra. Mamba-out muna tayo dito. Control na ng mapa ang EPS Esports. Sila ang nakakakontrol ng mapa and, dito. And ayun na nga. The score right here is 19-3 in favor of EPS Esports. Pa-shoutout naman, Sir Arvin at Ate Mini. Sabi dito ni Boss tsaka si Patrick. Yeah, shoutout ko naman yung mga nagbabanguhan at nagagwapuhan nating director and producer. Ayan, nandyan sa taas. Hi sa inyo dyan, Papa Chow. Napakabango ng ating mga director. Kaya talagang araw-araw sila fresh na fresh. Bago mag-start ang ating quarterfinals. Pero tingnan nyo naman talaga, medyo delikado talaga ang side dito ng Omni Esports. Medyo hindi na sila makalabas
sa kanilang base. At ito, medyo 10 seconds na lang ay meron na tayong Lord 1. It's a free Lord ata sa side dito ng Infinity Sports. Yes, and shout na rin po sa mga admins ng Momentum Esports na ngayon. Nagkagwapo ang si Kuya Patrick mo, si Miss Gab Magdalas at si Madam Kelly na ngayon ang ating admin sa ating team. Yes. Pero ito, I think Lord 1 will secure sa side ng EPOS Esports. Ito ang pinakamasakit. Uh-huh. Kahit Lord 1 lang yan, pag nakuha yan, may inhibitor bid or bottom lane na makukuha dito ang and ating EPOS. And also, shoutout sa'yo, Gabriel Eneria. Yan. Ma-share naman ako ng live sa mga shoutout namin dyan. Nakikita ko wala pang sharer badge. Make sure na pag-share kayo ng live stream, make sure it's public. Yes. Alright. Yes, guys. Again, 300 viewers. Mabibigay tayo ng 222 diamonds. Hatid sa inyo ng Unipin. Pero Omni Esports, kinakatok na ng ating EPOS. Game 1 pa lang po tayo, guys. Game 1 pa lang to. Oo. Tama ka dyan. At syempre, meron pa, this is gonna be best of 3, no? Yes. So, meron pa chances na bumawi ang Omni Esports. Best of 5. Yes. Pero ito, tingnan natin kung paano gagalaw ng ating Omni yung kanilang lineup dito. Again, medyo kasi kinatok sila doon ng early heroes ng Impious. Pero ito na, andito na yung ating Lord One sa bandang top lane natin. Paano kaya sila babawi, guys? Ito na ang kailangan ng Impious Esports. Susukunin pa nila, ererektahin pa nila to. Kaya sila pasukin to. May Minimus Fury ata dito ang ating Vila. Dito, ang ating Minimus Fury. Pasok na pasok. Napakaganda ng lineup dito. Walang damage dito ang ating Karin dito sa ating Leo Ward. Grabe, Leo Ward doing it inside the base of Omni Esports. And that is Game 1. Pabor sa ating Impious Esports. Napakaganda ng ginawa. Maniac sana dito yung Leomord. May Tori lang. Sakit. Walang damage yung carry. Sayang, no? Pero, syempre, of course, bawi tayo dyan, mga sir. Bawi tayo, Omni Esports. Game 1 pa lang po tayo sa ating second day. Napakaganda ng ipinakita ng Impious. Ang sakit nung kanilang, look at the standing ng ating Lunox. Yes, 5 over 24. And zero death. Mula naman dito sa ating Kaja. Kaja, ang galing ng Kaja. In fairness, Luna TV. Yan, si Luna pala. TV, napaka-comment. Pero napakaganda rin naman na ipinakita dito ng ating Omni. Medyo na snowball lang talaga sila sa ating early games. Pero ganyan talaga, medyo may mauunang manalo. Pero epic comeback, totoo yan sa ML. Ating yes. Milis. Kaya tignan natin kung makaka-comeback talaga yung ating Omni Esports. Game 1 pa lang po tayo against EPOS Esports. Pero guys, don't forget to share our stream. Yeah. 300 viewers ang ating unang target. Yes. Para mamigay ng ating mga diamonds. Yes, 222 diamonds ang ipapamigay namin for only 300 viewers. Oh, 300 yeah. viewers agad. Meron agad tayo. Pero pag umabot tayo ng 500 viewers, may isang mananalo ng 333. Yes, correct ka dyan. Again, guys, shout out dyan sa lahat ng fans ng EPOS Esports at Omni Esports. Nagsisimula pa lang tayo. Yes. Sino kaya ang papasok sa ating semifinals sa June 14 na gaganapin sa Fisher Mall sa Quezon Avenue. Yes, after this commercial break. Break muna tayo sa paaming pagbabalik. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important role in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and resources.
The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for future businessmen, Vision Club for future photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels. They can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind.
to We Are Back Again, guys, dito sa ating day 2 main event, dito sa ating quarterfinals. Again, yes. Ang nakakuha ng ating game 1 ay ang Epios Esports, Ate Mili. Napakaganda ng pinakita agad sa game 1. Yes, against of course. Omni Esports. Since game 1 pa lang naman to, syempre hindi pwede magpakampante ang team ng yes, this is a best of 5 sa ating quarterfinals. Kaya madami ba ang pwedeng mangyari? Alam natin, pwedeng mag 3-0 pero hindi magiging madali. Not yes. Unless maging consistent sila sa ginawa nila. Tama. Pero Omni Esports, pwedeng-pwede pang bumawi. Again, guys, sa mga nasa live stream natin, share our stream. Yes, pa-share ng live stream natin and of course our page na rin, Master, yes. No? Momentum Esports Battle TV. Pa-follow na po. Guys, road to 4K na tayo. Thank you so yes, much, guys. Yes, thank you so ang much. Ating page. So, target natin sana kahit 10K before the grand naman, finals. Baka naman, pa-follow and like naman. Send ko na lang sa mga GC nyo. Total, yes. Marami yata kayo mga GC dyan, mga sir, no? Yes, send nyo lang yung link. Yun. Keep supporting the Momentum Esports TV and also yes. And also the Manila Times TV. Yeah. And don't forget na pag shinare nyo yung ating stream at na-target natin yung ating mga viewers, 300 viewers, tumataking ting na 222 diamonds ang ipamimigay natin agad. First pa lang yan, hatid sa inyo ng Unibean. Again, guys, sa mga nasa stream natin, pag shinare nyo yes. ang ating stream ng public, nakafollow kayo sa Manila Times TV, nakafollow kayo sa Momentum Esports Battle, yan lang yung requirements natin yes. sa ating mga mananalo. But, so, 300 viewers, dapat yung umpisa natin. Again, game 2, Ate Mili. Yes, pa-shoutout daw, sabi ni Nathaniel Abelor. Hi, sa'yo, pa-share naman din ako ng live. Your team is yes. banning. And, si Sir... si Pops Leo, mahirap kasing pangalan niya baligtad, ay nanonood ng galing Extreme Illuminati. Pa-shoutout daw Ate Mili. Thank you so much pa-share ng ating stream. Ay, hi, shoutout sa iyo dyan kay Mark Anthony Tablisma. Hi, ang daming nagko-comment pero hindi na si-share ng live. Sana sabi naman ni, ma-share na. Yes, sabi ni Ricky Tabhera, pa-shoutout Team Fisherman. Ayan, so shoutout sa'yo, pare ko, Ricky! Ayan! Thank you so much, guys! Oy, share mo naman live, Ricky! Puro ka ganyan! Team Fisher Mall! Yes naman! Again, Omni Esports! Ang first pick natin, unang ban is Kaja and Lunox sa side ng ating Omni. Samantalang Epios Esports naman ay Kimi at your Harit ang kanilang binan. Game 2 pa lang po tayo dito sa ating main event. Sa second day ng ating quarterfinals. Yes. Sino kaya ang kanilang first pick? Omni Esports, sana mabigyan tayo ng Game 5 at makabalik sila. Pero EPS Esports, mapapanindigan kaya nila ang kanilang momentum. Yes, kita mo naman, no? Napaka nagpopogian ang Omni Esports at ang EPS Esports. No? Yes, naman, totoo yan, Ate Mili. Again, wala tayong... wala tayong munang prediction dito kasi pwedeng-pwede kasi bumawi na, because this is a top 2 teams when it comes sa amateur and semi-pro division na mga naglalaro sa online tournaments natin. Gabriel and Aria, yes, shout out sa iyo. Pa-share na lang ako ng live. Yan, pa-share-share naman tayo, guys, para ma-attain natin kahit 300 viewers for you to get a 222 diamonds. Oh! Kufra and Leomord Kufra and Blood sa side ng EPO, samantalang Grok, Esmeralda and Leomord ang naandito sa Omni. Alright, so nakuha na din si Esmeralda and also your team is also Leomord. Yes, lagi ko nakakalimutan yung si Leomord. Okay, huwag mo siyang kalimutan. Baik ka ng kabayo na ni nakol. Masakit na masakit sana talaga. Sana all nakakalimutan siya. Ganun. Ako po, muhugot ang ating mili niya dito. Pero punta na tayo sa traffic. Third pick ng ating EPS Esports. Ano kaya ang kanilang ipipick? Ladies and gentlemen, pa-share ng ating stream para mag makuha nyo ang ating 222 to target na 300 right, viewers. Sean April Brenezuela. Alright, thank you so much for sharing the your live. Thank you so much. Ate Mili, kasi minsan hindi nagpa-pop out. Pero mayroon nagpa-pop out na na-share nila. Medyo. Siguro hindi nila alam kung para i-public. But thank you so much sa mga nag-share sa mga groups and also sa mga GC. Yeah. And again,
sabi, shout out naman sa taga XI para sa wildcard. Yes. Yan, guys. Again, sa June 14 din po gagarapin ang ating wildcard third ban. I'm sorry, dito sa side ng Omni Esports. Tamus ang binan nila against APS Esports. So, Digi ang kinuha dito, no? Digi. Mga anlakas talaga makapeste ng Digi na yan. Pero Esmeralda, magiging maganda kaya ang paggamit ng Omni Esports dito sa Esmeralda nila. Alam naman natin na napakalakas ni Aling Esme. Execution lang ang kailangan nila dito. Tama, tama ka dyan. So, dami na pong nanonood dito ng mga Ethios and also Omni supporters. Yes. Alright. Thank you so much. So, again, keep sharing the live sa mga hindi pa po nag-share. Ayan, share na lang din. And also, alright, hi sa'yo. Uy, Danica, ayan. Ayan, shout out po sa inyo. And oh my god, napakaganda. Kinuha nila yung guinea beer kasi meron din silang Digi. Digi, yes. Oh my god, this is a great fight. Napakaganda. Ganda ng lineup nila. Ano kaya ang sagot dito ng Omni Esports? Pero hindi ko isasantabi yung damage na ibinibigay ng Leomord na ngayon ay nasa side ng Omni. Yes, correct ka dyan. So, I think dito kukuha pa sila ng tank. However, if it's gonna be Minotaur or Akai, meron pa rin kasing Digi. Yes, so, alright! Alucard! Wala pa. Medyo hindi pa nailalakyan. Oh! Oh my god! Your team is picking. Okay! Well, alam naman natin, depende sa nagamit niyan. But Alucard ang naipick dito ng ating Omni. First time ko makakakita ng Alucard dito sa tournament, no? Yes, I don't... Tingnan natin, napakaganda. Yes. Okay, guys. Malay mo, Alu or Angela, maganda rin. Alu or, let's say, Leomord, okay din. Kasi, yung tatlong damager na yan, or even Grock, pag yan siniba ni Angela, is magandang klaseng combo. However, sana nakasprint to si Angela. And then, pati alam natin naman, yung Alucard, the king of lifesteal daw dati. Yes. Tingnan natin kung ang pagbabalik dito. It's up to Omni talaga kung paano nila execute yung kanilang lineup. But still, ang ganda dito, pagbabalik ng Alucard natin dito, gustong-gusto kong makita. Correct. Kung paano paano nila i-execute yung kanilang lineup dito. Again, this is a game 2 sa ating main event ng day 2 ng ating quarterfinals. Yes, ladies and gentlemen. Game number 2. Mukhang maganda-ganda to. Again, diba? Guys, don't forget to share our stream to target ng 300 viewers. Yes! So welcome that makakuha tayo Legends. Ng 222 na ipamimigay na diamond. 5 seconds again, till the enemy reaches the battlefield. Game 2 pa lang tayo dito. Number 2. Punta na tayo sa Land of the Dawn. Pakilala ko muna dito sa side ng Omni Esports. Si Tantan ang gagamit ng Rock. Si Sol, Kisuke naman para sa ating Esmeralda. At si Blanc naman dito ang gagamit ng Leomord. Big Fat Belly para sa ating Angela. And Aika para sa ating Alucard. And of course, dito naman sa side ng IFEOS, we have Luna TV for Digi, Ruru for Claude Scandal, for who's it? For Yaton? The Scandal. Scandal for yan, Kufra. Kufra, yes, sorry, hindi ko makita. Yaton for Guinevere and also Yoshio for Harley, ayan. Ayan, eto na, tingnan natin kung maganda nga ba ang pag-pick ng isang Alucard sa lineup ng ating APS Esports. Yes. Again, game 2 na po tayo. Sino kaya ang makakuha ng ating game 2? Best of 5 series po tayo dito sa ating main event. Eto na, 3-man rotation ang ginagawa doon sa bandang taas ng ating Omni Esports. Samantalang 2-1 naman dito sa ating APS Esports. Nasa mid po ang ating Claude dito na minsan hindi pa natin medyo nakikita dahil kalimitan dito sa mga semi-pro and amateur players. Sabi nila mahirap i-meet ang isang marksman. Pero ito, yes, marksman, ang marksman nila ay si Claude ay nasa bandang mid lane. Mid lane, alright. So, syempre hindi natin alam kung anong klaseng paghahanda ang ginawa ng both teams. So, First blood po dito sa Digi. Hindi po natin nakikita yun. Kay Alucard. Alright, so level 4 na po dito si Harley. Pwede na maglabas ng Deadly Magic pero hindi niya po ginawa. Yes. Alright. Kakapasok lang. Shoutout po kay Miss Argeline Forte mula sa Lucena City. And Gap magtala sa ating pinakamagandang isang admin dyan. Yes. APS Esports ang kanyang sinusuportahan. Again, dito tayo muna sa ating gameplay. Kung makikita nyo, Turtle is up.
dito ang ating first turtle. Medyo iilan lang ang naging level 4. Level 4 ng ating Harley and also the Nikki. Angela, wala pa siya dito. Ultimate Grok is level 4 as well. Alright, so tingnan natin kung magkakaroon ng clash dito sa bandang turtle lane. And ito na nga, mukhang binabanata na ng Omni. Sinisimulan na mga sir. Yeah, I think talagang target nila to, makakuha sila ng double damage para gucci-gucci na itong early game at makuha nila. Yes. Pero ito, tuwalo dito ang ating Guinevere. Nakuha ata dito sa Deadly Magic. Patay dito ang ating Grok. Pero ito, kinap dito ang Time Journey para lang i-secure. Blazing Duet coming from Claude. And ayun na nga po, ang sakit. Napakaganda ng pasok doon. Patay na patay kasi agad yung combination ng Guinevere. Sabi nga, pag wala kasi makakounter doon sa Guinevere, napakasakit yung hold. Correct. Yung hold niya ang kanyang ultimate. Pero Alucard dito ang pinagsusolo nila para gusto nilang mag-relay sa damage mamaya ng ating Alucard. Yes, that's right. So, eto na nga nung mukhang nakuha po dito ni Harley, no? Yung buff. Oo, parang nakuha dito sa side ng Impious Esports. 1-2 na ang ating score in favor of Impious Esports. Pero... yes, that's right. So, tingnan naman natin dito, no? Level 5 na agad dito. O, parehas na sila ni Claude. Yes. Alright. So, level 4 na si Angela. So, samantala dito sa lineup, kung mapapansin natin at imili, yung Impious naman, ang meron dito Marsman. Walang Marsman dito ang ating Omni Esports. Omni, yes. Kasi meron silang Angela eh. Yes. Ay, nag-reset yung crab. Reset yung crab para lang di manako. Pero nandito na yung side dito ng Omni Esports. 4-man rotation ang ginagawa na Judge Secure na makuha ng kanilang damage yung crab dun sa top yes, lane. Pero ito parang ang igagap nila dito. Delikadong-delikado dito ang ating nahuli na po siya dito. Hindi kaya na pasok ang sanib ng ating Angela. Sakto-sakto ang sanib dito mga sir ni Angela. Alright, so wala na po siya sanib at mukha magkakaroon. Dapat kapag wala nung sanib si Angela, that's the time that they should invade dito si Alucard. Pero nandito pero, si Alucard eh. Pero ang ganda ng pasok ng Angela doon, yes, diba? Kung hindi, patay sana doon sa Deadly tamang Magic. Tamang-tama siya doon. So, alright, sa mga viewers natin dyan, thank you so much for the 149 viewers. Alright, so tumalo na po si Guinevere and naka-purify. Yung ating ano, pero hindi sapat yung purify mo dahil 4-man rotation yan sa ating Impious Esports. Just to kill ng ating Claymore doon, patay sa may bandang top lane. Walang nagawa yung ano, yung purified Claymore kasi kahit na mag-purify siya, ang dami kasi noon. Yes. So, eto namang Omni is going for the turtle at kailangan nilang bilisan dyan, mga sir, dahil nasa mid lane lang ang Impious and that they should go and defend the mid lane. Pero ito yung objective naman, nakakuha dito. Dalawa agad ang tower na nakuha dito ng ating Impious Esports. Patay dito ang ating Alucard. Deadly Magic dito naman mula sa Harley. Patay dito ang ating Grok. Susundan ata dito ng ating Esmeralda. Patay ata dito na naman. Medyo hindi kinapos ata doon. Pero look at the damage na naibibigay sa lineup dito ng ating Impious Esports. Nakuha nila yung mid turret, nakuha nila yung top lane, and wala pang nababasag dito sa side ng Impious Esports. Yes, that's correct. So, alright, medyo nagiging mapanganib ang sitwasyon na to para sa Omni, but eto na nga nakasabi eto na po dito kay... pagkabalik dito, may napatay ata dito ang nilalibur, hinahabol dito si Diki just to secure sa dalawa. Parehas yata silang nakahindi. Grabe, yung speed ito ni Leomord. Naka-sprint eh, pero mabilis talaga ito si ano si Leomord. Kasi pero nakasanap mo, si Angela. Ang maganda sa kanila, meron silang sagot. May pagsagot sila sa alright, damage. And now they are invading the buff right here, di ba? Yun yung mga gandang ginagawa ng Omni. And Kufra is down dun sa bandang top lane. Alam mo kung bakit? Siya kasi ang nakakuha ng double damage na turtle, si Angela. Si Angela nakakuha kanina, kaya medyo masakit yung kanyang normal attack para ma-secure yung pagpatay doon sa so they're also invading the buff right here, but eto na nga po si Tiget also Guinevere and tamang harang lang dito si Grok to, ang ganda nun. Yes. But eto na nga no, oh napakaganda nung invade ati Mili, nakuha yung nasa top lane na buff, nakuha din nila yung kanina dito sa bandang mid lane. Ngayon walang yes buff dito yung ating Guinevere, yeah, at saka yung Harley. Alright, so mukhang nagkakaroon pa ng pag-asa because the score right here is 5-5. Alright. Ate Millie, double damage pa lang set up dito ng ating Impious Esports. Kaya medyo masakit yung damage nila dun sa tank ng ating... Tawa at tako huli dito si Grok at gumuguhit na ang buhay. And... patay!
ang ating crack, kakasabi ko lang sa'yo, dalawang mage yan, walang magagawa yung tankiness ng isang crack dahil double damage ng magic damage ay bibigay sa lineup. Pero ito, hinahabol ata ng Leomord ang ating Diggy, patay! Ang Diggy deadly magic, hindi sapat! Maka-arrive pa dito, pero shot down! Down na po din, grabe yung damage dito niya, and Kupra, the bouncing, oy, Tyrant's Rage! Tapos sabay bouncing ball, mga kaibigan, hindi na po pinasok sa loob, and Blazing to Wit! Sinasalo dito ng Angela, patay ang Angela dito, medyo delikado dito ang ating Esmeralda, pero naandito na ang ating Alucard. Medyo masakit ata yung bigayan doon, pero it's a 2-1 trade sa side ng ating Omni at saka ng Ibius Esports. Patay dito ang ating Angela at saka Leomord, pero dito nag-recall na agad sila dito. Medyo may palag ha, may palag yung nagiging laban natin. 7-8 ang ating score, ladies and gentlemen, mag-ingay na kayo, Ibius at Esports, Omni Esports fans. Yes. Omni and Ibius, grabe pinapakita, nagpapakitang gilas talaga ang mga Omni ngayong round 2 dito sa game number 2 para dito sa semifinal spot. Pero tingnan natin mga sir, tinawag na po ang kabayo ni Barbielen, Angela to the rescue. Okay, tingnan natin. Oh my god, patay agad dito yung ating crack. Medyo hindi talaga siya nakaka-advance dun sa double damage na binibigay ng ating Ibius. Pero ito, sabi nila, double kill na ang aling Esme. Huwag niyong Blazing to it, mga kaibigan. Yung tamang sanip lang dito. Si Angela talagang hinahabol. Huwag kayo na mag-flicker out. Grabe naman yun. Ay, hindi nakapag-out palag siya. May palag yung ating Alucard. Kaya pala ginamit. Yep. Kaya sabi ko, huwag niyong ismulin ang Esmeralda at saka Alucard ngayon. Napaka-hirap. Pag-iyan talaga. Ang ganda kasi Esme and let's gusto ko makita ngayon ang sand ni Angela kay Esmeralda. Tingnan yes, natin. Yes, tama ka dyan. Kasi kung sa isang Esmeralda sasanib yung ating Angela, undying ang mangyayari. Oo, yung tama. Tama ka dyan. Pero syempre kapag na-crowd control naman kasi itong si Esmeralda, yun kasi talaga ang kahinaan niya. Pero kung titignan nyo, ladies and gentlemen, hindi po pwede mag-pause ngayon nasa clash, but let's see. Na-pause yung ating clash na yun. Ay, I don't think so lang, pero post natin ay sa side ng Omni or Ibius. Hindi ko lang alam. Pero it's a 2 minutes post ang naibigay natin dito sa magkabilang teams. Hindi ko lang po alam kung sino ang ating naipost. Alright, so wait lang natin sila, wait lang guys. Natin yung pagbabalik natin dito sa ating gameplay. 2 minutes boss dito sa ating game 2. Medyo walang lamang dito sa parehong side. Kung makikita nyo, 10-11 ang ating score and gold is 23K. Yes, sapat and shoutout muna sa'yo, Batbat ML, ang gabi-gabing nabubuhat dito sa RG. Ayan, shoutout sa'yo. And kay Mr. Israel Ohinal, na solid na solid na nanonood sa office. maraming salamat sa'yo, Sir Israel, for following our page. Maraming salamat. Thank you so much. Again, guys, don't forget to follow the page. Road to 4K na po ang Momentum Esports. Kung gusto nyo pong magkameron ng detalye or details regarding Season 2, just follow our page. Maipopost po namin yan. Or dito sa ating live stream, may announce natin yan. So, once again, dito lang tayo. Dito muna tayo. Game 2 pa lang po tayo. Kapit tayo, Ibius at saka Omni. Ito kaya ay pagbabalik ng Omni dahil medyo ibalik nila yung tama. Momentum. Ati, tama, Mili. Tama. So, tingnan natin, humahabol na kasi yung Omni. I don't know what is happening, but the score right here is 10-11, di ba? Oo. Pero ito, I think magbabalik na tayo. Medyo 2 minutes na ata yung ating gameplay. Hindi ako nagkakamali. Pero, ang ano ko lang, bawal talaga sana mag-pause doon sa ating... Lalo na pag-clash kasi. Pero ito, ang pagbabalik ng ating patay dito, ang Esmeralda dito, mega kill ang ating Claude, pero shutdown as well dito. Masakit na masakit yung damage ng Leomord kanina. Pero tapos sumunod pa dito si Alucard, pero ayun, sumunod dito si Alucard, pero wala na siyang backup, no? At papunta na po ang team ng Ibius dito. Oo, medyo back out muna tayo, Alucard, kasi 3 man down pa dito ang ating Omni. 11:13 ang ating Lord, score, pero hindi natin masasabi yung kalamangan na yan kasi nakikita natin na medyo palag-palag sila when it comes to team fight. Yes, palag-palag po sila ngayon, mga sir. Tingnan natin, di ba? Hi sa'yo, Jasper Larev. Shout out.
Yon, pat-pat ML yan naman. Yan. Again, guys, 300 viewers. Pamimigay ko kami ng 222 diamonds. Dito at pagkakaroon ng napakalupit na clash and the Esmeralda is down. I don't think that they should proceed with the clash ngayon. Oo, nahabol natin dito ang ating enemy. Patay dito. Ang ganda naman ng skin pala dito ng ating Leomord. Batak na batak, pero mahuhuli ang ating Hardidon. Sabi niya, kitang-kita kita. Akala mo makakatakas ka sa akin, huli doon sana. Oh, oh. Hindi nakauwi yung ating Hardy. Sabi niya, kita kita dyan. Gigigil so, ako sa iyo. Check muna tayo. Alright. So, okay. Pero look at the items ng ating clone. Naka-endless battle. Ay, hindi ko okay. Naka-Wind of Nature na siya. Alright. Wind of Nature, Golden Staff, and yes. Demon Hunter. Ang ano, I think, tank build na ata yung inaano niya dito. Tama. Para medyo hindi siya mapatay dito. Hindi siya mapatay kasi... Medyo malambot siya okay pagkatapos ng Blazing Duet. Pag nahuli siya dito, medyo mas... okay na, I think. Nakakabawi ang Omni dito, no? Sana isa ako sa mabigyan ng Dias, Pretty, please. And guys, Mr. Jet Coreano, basta makaabot tayo ng 300 viewers, unang ipamimigay natin ay 222 diamonds. Hatid sa inyo ng Unipin. Pero punta pa tayo sa ating match. Game 2, meron na tayong Lord 1. Sino kaya makakakuha dito, Ate Mili? Ako, mukhang kailangan na itong makuha ng Omni kasi nung last game, di ba, sila yung nag-ano ng Lord, sila yung kumukuha ng Lord. However, nakuha pa ito ng TV. Oo, pero kaya ibig sabihin, ito yung ginagawa, ito yung sinasabing retry gaming. Kung sinong pinakamagaling mag-retry ng ating Lord, siya makakakuha. Tama ka dyan. So, medyo nagkakahiyaan pa yata sila dito, no, yung Kufra and also the Gronk, Esmeralda. Alright, so hindi natin alam kung ano mangyayari kung ibibait pa. Pero medyo natatakot sila dito kasi gawa nga ng Esmeralda. Tinan mo naman, look at the absorb na ginagawa ng ating aling Esme. So, I think ibibait nila dito sa Lord Lane, no? Tingnan natin. Oo, pero medyo delikado ata dito. Nakikita dito yung Angela. I think dapat to, side push lang siya. Hintayin niya yung mag-clash, tsaka sanib na lang. Sana yun ang gawin ng ating Angela. Pero... meron kasi ditong Kufra na Ate Mili na pag ito nag-bouncing ball, walang magagawa yung second skill ng Leomord. Exactly. Pero ito, titingnan natin kung maganda ang talon ng ating Guinevere. Sabi na nga ba. Po, doon mga sir, kita naman natin. And yun ang nagsisilabasa na po. And ito, tingnan naman natin dito si Esmeralda. Inahabol yung Leomord ng ating clone, pero hindi niya tumatakas, nakita. Tumatakas! Yung Esmeralda, hindi niya nakita na masakit na masakit. Oh, triple kill! Kami Esmeralda. Esmeralda dito, mga kaibigan. Hinabol niya yung Leomord, hindi niya napansin na napakasakit ni Aling Esme doon sa side ng kanyang teammates. Tama ka dyan. At ito na ang chances para makapush or maclear ang lane ng Omni Esports. Again, magandang sitwasyon para sa Omni Esports. Sila ang nakakuha ng Lord 1. Pwede nilang ipush yung mid lane habang naandun sa bottom lane yung Lord. Tingnan naman natin dito sa bandang mid lane, sir. Alright. Magwawagi kaya ang pagkuha ng isang Alucard. Correct ka dyan. So, shoutout sa'yo, Paolo Duas Perez and also Noli Nizan. Pa-share naman ako ng live. And eto na nga dito sa bandang mid lane. And nakasa po ang Deadly Magic. And then, sumanib na po dito si Angela dito kay, ano, kay Esmeralda. Pero medyo na, ano, na nauna ang sanib. Pero I think... pero kasi alam nila na Lord 1 lang yan. Madali lang yan sa clone. And then, shoutout po kay Kuya Dexter Allen. Salamat na salamat po sa panonood, Mr. Dexter Allen mula sa Resena TV. Hi, yes, and hi again, sa inyo. Guys, okay lang para sa Omni. Parang alam nila na madali yun kasi makuha ng clone. Lord 1 lang yun. Tama, pero tama. Yung pressure na ibinigay nila ngayon ng Omni sa Apios just to secure na makaka-farm na lalo ngayon yung damage nila. Tingnan mo naman, control correct na nila yung mapa. Samantalang kanina, Apios ang nakakagawa nito. Tama. Exactly, and also, diba, tingnan naman natin dito sa comment section, no, Aling Esme pala, yan, shoutout sa'yo, Apple, Team, Davias. Yan, Davias. Guys, masakit talaga, look at the damage, look at the items, luck item na ng ating clone, as well, na malapit na mag-luck item ang ating Esmeralda. Leomord, meron na siyang Blood, Lux, Axe, and Endless Battle, and BOD. Napakasakit na ng damage ng Leomord. Yun pala yung kinatatakutan ngayon. Ito si Angela, naka-freezing time. Unli sanib yan. Unli sanib na dito ang ating Angela. Pero tingnan nyo naman. Unli patong. Uy, unli sanib pala. Unli sanib lang.
unlisted lang. Again, guys, 300 viewers tayo. Unang pamigay, 222 diamonds ay pamimigay. Hatid sa inyo ng Unibeam. Again, hinihintay na lang ata. I think hinihintay na lang dito ng Omni is yung Lord 2. Oo, correct. Huwag na silang magmaasin dito kasi may clon, masakit. Pero pwede nilang pasukin. I don't think lang na medyo healthy yung kung papasukin nila ngayon. Oo, kasi so, lamang na sila eh. Lamang na sila. Medyo nahihirapan yata itong Kufra dito sa game na to. Pero kasi yung Angela and Alu combo kanina, it was really good. Diba? Yes. Kung makikita mo naman ito, also dun sa Esmeralda, sana. Oo. Kaya tinan mo, tama nga ata ako. Medyo alam nila na lamang na sila. Pero pa-shoutout naman po. Nolly Dizon, pa-shoutout po si Ate Lenlen ko na nanonood. And Kim Patrick Garcia, pa-shoutout. Shoutout sa inyo guys. Thank you so much. Pa-share naman ang stream. Pa-follow na rin ang ating page, Momentum Esports Battle. As well, The Manila Times TV. Eto na tayo. Tignan nyo, napakasakit. Inaagawan ng buff. Walang buff na naman ang Guinevere. Face check lang dito ang ating Kufra. Hindi nila nakikita. Bulwark naman ang sinecured. Takunin muna ng Lee dito. Just to get naman yung attack speed when it comes yes, sa nag-clash na sila. Yes, at saka buff sila doon kapag naka-bulwark. Iyan yung mga paborito kong hero, item. Yung bulwark na yun. Oo, kasi ang laki na yahambag na sa teamfight. Pero Ate Millie, 10 seconds na lang magkakameron na tayo ng Lord 2. Iko-contest kaya ito ng EPS Esports. Alam natin na pag Lord 2 na, ang bilis na ng tumakbunan. Talagang nagmamadali na yun. Ang sakit na ng hampas ng Lord 2. Tama. So, mukhang pumupwesa na po dito si Kufra. Dito, papunta na sa Lord at alam na po nila na meron ng Lord na nandiyan lang sila sa bush, mga kaibigan. Pero huwag sila magpapakaroon. Oop, teka lang, matayong muna ata magmaasin pero tingnan natin kung ano gagawin ng impyos. Ayan na nga po, mukhang natunugan na ang hampas dito ng Lord. Kanino po mapupunta? Mukhang kailangan na tawagin ang kabayo ni Leomord. Oh, patay ang ating Niggy. Wala siya dito ka. Niggy is down, mga kaibigan. At inuna na. And nakuha po dito ni Harley ang Lord, mga kaibigan. Ginagawa niyo dyan, sir. Alucard to the rescue. Kanino mapupunta? Double kill na po dito si... Pero kahit kayo ang nakakuha ng Lord, double kill ang ating Alucard dito. Wipe out ang EPIOS Esports dito. Napakaganda na ipinakita ng Omni. Napakabilis nila para makuha yung Lord 2. Dali lang yan. Sabi na nga mo, madali. Eto, delikado. Kaya nilang rektahin dito. Naku po, dito na po yata. Magtatapos mga sir, pumapasok si Esmeralda. Kahit siya na po, tinitingnan. Teka lang. Epic comeback ata to. This is gonna be... Eto kaya, knockdown na. Ang Omni. And that's it. Omni Esports ang tagwagi. Dito sa ating game 2. Game 2, round 2. Oh my god, it's a all one para sa ating game 2. Yes. Ang ganda! Napakaganda. Sabi ko na nga ba, Ate Millie, hindi tayo nagkamali para ibigay ang main event dito ngayong araw ng quarterfinals. Napakaganda na ipinapakita ng Omni Esports at EPIOS. Kanina lamang sa early game ang ating EPIOS Esports. Pero ang napanindigan nila kasi, hindi talaga nila pinansin, parang Alucard lang yan, yaan nyo yan dyan, di natin na mamaya natin batakin yan. Pero tingnan mo naman, yung standing 315 yung Alucard, ang pagbabalik ng Alucard, diba? Yung naibigay diba? Niya lang ba na sustain na... Akala nila troll pick tong si Alucard kasi. Oo, I think. Pero hindi naging sapat yung double mage setup, medyo hindi naging sapat lang. Yung ano. Pero ang ganda pa rin ang ginawa ng EPIOS Esports. But still, napakaganda para sa epic comeback dito sa Omni Esports. Again, medyo hindi ata nakapaniwala ang fans ng EPIOS Esports na meron silang nakitang epic comeback. Pero bago natin ibigay ang ating Game 3 mamaya, ibabalik natin yan sa inyo. Pero mag-commercial break muna tayo. Yes. Commercial break, commercial muna, break tayo. Muna tayo, guys. Bago tayo magbalik sa Game 3 ng ating series. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? Ang ating Game 3 mamaya, ibabalik natin yan sa inyo, pero mag-commercial break na tayo. It develops their skills in academics, arts, and sports. Commercial break! Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches.
The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the school that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for future businessmen, Vision Club for future photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. May katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Mga isyung pinag-uusapan. Mga palitang laman ng pahayagan. Impormasyong dapat niyong malaman. Tatalakayin, bubusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Guys, dito sa ating Game 2 main event ng ating quarterfinals, it's a all-one score. Oh, grabe naman yung ipinakita sa atin ng Omni Esports. Parang sinabi talaga nila na epic comeback is real, Ate Mili. And talaga nga, hindi nila in-expect ito si Alucard na mabipick. Yes. Diba? Grabe yung yung pag-sustain ng damage and also pang-hold sa mga iba't ibang klase ng players ng Pero yun yung maganda, napakaganda ng ginawa nila. Iba talaga pag si Esmeralda, sinaliban ng Angela. Mm-hmm. Tapos pwede pa siyang sumalib kanina dun sa Leomord. Oo, kasi naka-fleeting time si Angela kanina. Kaya medyo yung Claude nagpo-focus sa Leomord kanina. Pero meron pang magandang damage naman yung Omni and that Aling Esme.
Napakaganda. So, eto na makikita yan ang mga nagwagwapuhan. Eto sinabi na nga, bibigyan talaga nila tayo ng magandang show dito sa ating main event. Yes, correct ka dyan, sir. So, habang hinihintay natin ang mga players, no, plug rin tayo. Please like and share, our live stream. And also our page, which is The Momentum Esports Battle TV and as well, The Manila Times TV. Papalo, guys, dyan sa ating live stream. And June 14, again, yep, ang ating Grand Finals na gaganapin sa Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City. Again, wildcard, semifinals, and grand finals ay gaganapin. One day event lang yan, guys. Yes. Diba? So, of course, please share the live stream na rin, mga sir. Kita-kita naman natin. And ang dami po supporters ng Omni at ng IVOS Esports. Pati hindi dyan sila nakakapaniwala sa ginawa ng Omni Esports. Correct. And, pero para dun, para sa ating viewers naman, Ate Mili, 300 viewers natin, mamimigay tayo ng 222 diamonds. Hatid sa inyo ng Unipin. Yes. Pagkatapos ng 300 viewers, pag umangat tayo ng 500 viewers, meron pa tayong 333 diamonds na ipagbibigay. Yes, correct ka dyan. Unipin lang yan, sir. Wala nang iba. And eto na, balik na tayo dito sa draft pick ng IPH or ng IPOS Esports versus Omni Esports. Yes, pero ito, punta na tayo sa ating Game 3. Game 3 na po tayo dito. Yes. Guys, wala pang lamang, all 1 ang ating score sa side ng IPOS Esports. Binan ang ating Esmeralda and Cloud. Ayaw nilang ibigay ito nakita, na first pick. Pinakitaan kasi ng Esmeralda to eh. Yes, pero harit naman ang sagot na ban ng Omni Esports dito. So, Kufra is also your banned. Team is picking. Dito sa Omni. I think they should have banned different heroes kasi nagamit ng IVOS kanina yung Luna. Oo. And hindi masyado naging effective doon sa Clash. However, siguro meron mga errors or something. Yes. I don't know. Pero ito, ang pinick dito ng IVOS Esports ay Lunox. Yeah. Ayaw pick nila dito ang Lunox. Ayaw nilang ibigay. And then, makakakuha sila ng 2 picks dito ang ating Omni Esports. Hindi natin alam kung it's gonna be a tank or a double mage and Kimmy Grock ang binigay dito sa atin ng Omni Esports. Ang dalawang tandem na yes, napakasakit when it comes sa early, napakabilis mag-clear. Ang bilis mag-clear kasi nito and also with the side push and everything. So Kaja is also open dito para sa IVOS Esports. Oo, ito yung maganda sa lineup nila dito. Yung binibigay talaga kasi ng Leomord, medyo napakasakit. Pag may Leomord ang lineup, bigyan mo pa ng isang Kaja just to secure na may mapipita sila dito. Damage or tank, sure na sure ang yes, pauhuli ng isang Kaja dito. That is correct. So, dito your naman, team is picking. Sa Omni, I think they should pick a fighter as well or another tank. Yes, pero sabi dito ng ating mga fans ng IVOS Esports, IVOS lang daw malakas, pero sabi nila lakad matatag sa Omni yes, Esports. Yes, and ang dami ko po nakikita ng new faces dito sa comment section. Also, Jamie Liao, the third, pa-shoutout naman kay Taj at Chris Lloyd. Pa-share na rin din ako ng live, Jamie, baka naman. Yes. And sa mga bagong pasok dyan, alright, pa-share na lang din ako ng live natin, mga sir. Pa-public na lang para makita ko ang share badge on top of your name. Again, so, 300 viewers, tumataginting na 222 diamonds. Hatid sa inyo ng Unipin. Yes. And nakuha na po dito ang Thamos. Thamos ang pinick dito na sagot ng Omni Esports laban dito sa Leomord ng ating IVOS. Pero ano kaya naman ang ito third ban dito ng IVOS Esports? Pwede sila mag-ban ng tank? Or mag-ban sila yes, ng damage. Yes, Minotaur is also open eh. Yes, of course. And oh, Diggy. Oh, Diggy. Kasi feel ko done, sila yung kukuha ng Minotaur. Oh, just in case. Oh, just in case na hindi maban dito. Maganda, magandang pick I ang ating Diggy. I think they should ban Minotaur. Yes. There you go. Minotaur ang pina naman dito. Alam na alam. Pero ano kaya? Ay, pick dito ng Omni Esports. Akai, yes. Akai. Just to secure yung Akai dito. Again, Grand Finals natin sa Fisher Mall. Yes. Quezon Avenue. QC. Yes. Again, it's a free admission, guys. Upper ground floor events hall sa Fisher Mall lang yan. Ang unang patikim ng momentum sa Fisher Mall pa mangyayari, mga sir. And again, Kari at Bellerick ang sagot dito ng IVOS Esports. Napakaganda.
sustain ang pagbalik ng damage ni Cure nila dito kasi yung Tamus at saka yung damage ng ng Kimi ay maibabalik dito ng ating Bellerm. The return damage. So, shoutout sa'yo, Mark Mendoza. Yan, pa-shoutout naman po kahit anong mangyari. iFuse Esports ang panalo para sa'kin. Alright. Sabi na lang nila. Tingnan nga natin, guys. Pero Omni Esports fans, mag-ingay tayo. Share the stream. Makakakampak pa ulit kaya ang Omni Esports. Alright. Sabi ni Team Gardon, galit na si Scandal. Kaja na. Alright. Oo, kaja na daw. Medyo siguro maganda. Siguro mga pinanunalila dito. Pinignan nila dito is Comfort Heroes ata dito. Correct. Comfort Heroes na siguro to, no, mga sir? Yes. Alright. So, again, magpapamigay po si Unipin ng mga diamonds dyan sa mga viewers natin, sa mga nagko-comment dyan for only 300 viewers, 222 diamonds and 500 viewers pag umabot tayo, 333 and meron pa tayong 570 diamonds pag na-attain natin ang 800 viewers naman. Guys, tingnan nyo, tatambay lang kayo, magkakameron kayo ng diamonds. And kung makikita nyo, Fisher Mall, Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City, maaga pa lang, sabihin nyo na sa mga friends nyo at saka sa family nyo at kung sino kayong malapit dyan, gates open at 10 a.m. Yes. It's a free admission, guys. Wildcard semifinals and finals. Welcome ang mapapanood nyo dyan. Pero huwag na tayong magtagal pa at emili. Punta na tayo sa Land of the Dawn Game 3 dito sa ating main event, iFuse Esports versus Omni. Pakilala ko muna dito ang iFuse. Si Usho ang gagamit ng Lunok, si Luna naman para sa ating Kaja, si Ruru para dito sa ating Leymore, si Yato naman ang ating Carry, at si Scandal ang gagamit ngayon ng Belly Rig. Yes, and also dito sa side ng Omni, we have a Soul, Kisuke for Kimi, Tantal for Gronk. Alright, and we also have Thamos, Big Fat Belly for Aka, and also Aika for Guinevere. Ganun pa rin, parang sila naman ang gumagawa dito. Cut the lane lang dito ang Omni Esports sa may bandang top lane. And then invade naman dito sila sa may bandang buff dito sa may bottom lane. Maganda yung pinapakita ng Omni. Aggressive na ang pinapakita nila. Alright, parang first blood na ang naibigay ng Omni Esports. Napakaganda namang momentum para sa kanila dito. Correct. And tingnan mo naman ginagawa. Pinapapos, mga kaibigan. Oh my God. It's a boss. Boss. Ang nag-boss dito ay iFuse Esports from Kaja. They have a 2 minutes boss dito sa ating game 3. Medyo magandang siguro nag-uusap-usap pa sila. Again, game 1. Alright, so habang naghihintay tayo dito, mga sir, habang naka-boss, I would like to thank our sponsors, of course, Unipin and also Fisher Mall. Ayan, maraming salamat po sa inyo for giving us a chance to proceed with our tournament. And also, don't forget to like and share our page and our live stream. Again, Ate Mili, nag-boss dito ang iFuse Esports. May 2 minutes lang silang boss. Meron na lang boss dito is yung Omni. Okay. Kung makukuha, kung ipopost nila mamaya doon. Alright, so yun na nga, please like and share our live stream, mga kaibigan. Huwag nyong kakalimutan, and shoutout na rin po sa 99 viewers natin dyan. Keep sharing the live, mga sir. And dahil magpapamigay po ng diamonds dito. Diamonds, ang ating Unipin. Yes, kaya ilang diamonds yan again? 222, Ate Mili. Pag naka-attain tayo ng 300 viewers and 500 viewers, 333 once again, and 570 diamonds naman pag meron na tayong 800 viewers. Yes. Kaya guys, share lang ng share, baka kayo na ang manalo mamaya. Alright. So, habang hinihintay pa rin natin, no? Sino sa tingin nyo ang mananalo dito sa round na ito? So, sino nga kaya, Ate Mili, ang magwawagi? Daming supporters ng Omni and also iFuse dito sa comment section na nagwawala. Shoutout sa inyo dyan. Sabi nila, iFuse lang daw malakas, pero lagi sinasabi dito, Omni Esports ay laging lakad matatag. Yes, lakad matatag. Dito. Pero ito, balik na tayo sa ating game. Tingnan mo naman, mapapatay kaya dito ang ating carry, pero hindi sapat yung damage muna ng ating game. Pero again, first blood ang nakauha dito sa side ng Omni Esports. Napakaganda. So medyo late na po dito si Minotaur, si Leomord, no? Ate Mili, kung makikita mo, sabi ko na nga ba eh, napakasakit kasi sa early dito ng Drunk and Kimi combination. Yung clear nila ng lane, napakabilis, di ba?
Kaya medyo nagiging pabor sa kanila. Pero kailangan lumaban dito ng EVOS Esports dahil nagagawa naman nila na lumaban dito ng early. Dahil meron silang Kaja at saka sila meron silang... Correct ka dyan. So, tamang scout lang sila dito ng... na mga farm and tamang clear, so wala pa masyadong movement dito kung mapapansin nyo mga sir. Tapos sila pala dito ang gagamit ng Guinevere. Meron silang Guinevere dito, tingnan natin kung masakto. Pero dito wala pa Divine Judgment ang ating Kaja dito. Pero ito, Turtle is up. Sino kaya unang makakakuha? Pero medyo hindi pa ata i-contest dito. Alam ko lagi paunahan maka level 4. Wala pa level 2 pa lang dito ang ating yung carry, oh my god, magle-level 3 pa lang yung medyo, carry. Medyo gap na siya dito, level 5 na po ang ating Guinevere at saka Kimi. So, and napakabilis ng pangyayari dito sa Turtle Lane, no, mga kaibigan. And, oh my god, and nakuha ito ng Omni Esports dito. May double damage dito ang ating Guinevere. Mamba-out muna kaya dito ang carry, level 3 pa lang ang ating Belleric at carry dito. Pupush kaya ito ng ating Omni Esports, pero medyo... I think IPS is doing this play safe. Yes. No? Oo, tama ka dyan. Play safe lang sila muna dito kasi meron silang carry. Yes. Kasi alam nila sa sarili na nag-gap na po dito si... Uy, ayun na nga naipit. Uy, pero naipit dito ang ating Kaja. Ay, natamoy pa. Mga sabi ng flicker out. Pero hindi sapatin naman naman yung damage ng ating Kimi. Meron na siyang... And let's go ahead. Sago-sago. Alright, wala. Nakatakas pa yung Kaja. Nakatakas siya kanina doon sa event. Yes, pero ayun na nga. Nakuha na rin nila yung bar. Munti ka na siya doon, pero yung Layer Mort pumunta sa bandang mid lane. And then, yan. Yeah, alright, so, kinukuha na rin po nila yung buff dito. Ang napakaganda ng rotation na pinapakita ng Omni Esports. Bumabawi sila ngayon. Oo, tama-tama dito yung ginagawa ng Omni Esports. Kasi alam naman nila yung ginawa sa kanila ng Game 1, di ba? Parang ang ginawa nila dito, we have to take an early heroes. And then, tayo yung gumawa kung ano yung ginawa sa atin kanina ng... Game 1. Pero ito, si Leomord umapalag dito sa ating bandang top lane. Pero naayin na ang side ng APS Esports. Divine Judgment ata dito. Sino makukuha? Naku, pumasok dito si Guinevere at wala siya follow-up. Mga sir, tingnan natin kung ano mangyayari. And Order in Chaos is already down ngayon. Oo, pero ito, ultimate ng ating crack. Sa pool na sa pool dito ang ating Kaja. Eto na ang ating pagbabalik ng Kimi. Hinarangan dito yung Belleric sa kabila dumaan. Pero hindi dahil meron ng minions ang ating APS Esports. Napakaganda. Medyo na-save doon ang ating Leomord pero napatay yung ating Kaja. Mm-hmm. Correct ka dyan, sir. So, eto na nga na binabasag na unti-unti and yun na nga, unang turret. First turret na objective ang nakuha doon ng ating Kimi. Yun yung masakit kay Kimi. Yes. Napakabilis mag-clear ng lane. So, I think they should go ahead and proceed with the turtle dito after nila makabasag din. Pero mukhang alam na nga po ng... IVOS and Omni na nag-turtle na sila dito. Pero tingnan natin kanino mamumunta. Nakay. Sa kanila Tamos. Naman, Nakay. Tapos sa double damage dito ng ating turtle. Napakaganda ng kanilang objective. Objective quest ngayon dito ang ating Omni Esports. Medyo hindi nila binibigyan ng chance para makakontrol ng map dito ang ating APS Esports. Ano kaya ang gagawin ng APS Esports dito? Pero alam natin na meron silang late game which is yung carry. Correct ka dyan. Eto na, pero ito nagkakaambahan talaga dito. Medyo pinipressure lang ng dalawang tank dito. At dito pasabayan mo pa ng Tamus. At naandito na ang Kimi. Invade, kuha uli ng buff. Yes, talaga, ninanakawan nila. Kuha. Ninanakawan talaga nila yung buff, yung Lunox. At saka yung... Tama, hindi na po nakakapag-invade ang IVOS dito kung mapapansin nyo mga kaibigan. And the score right here is 1-2. At talaga playing safe po talaga ang IVOS. And then talagang pinapa-item lang nila. Pero oo, hindi naman. Endless battle agad na nakuha dito ng Tamus. Medyo masakit na dito sa early ang ating Tamus. Mahirap talaga itong palaga na ito pasabay ng ating Kimi. Nakaubak na naman ang ginagawa dito ng Omni Esports. Ano kaya gagawin ng IVOS na andito na 5-man rotation na. Nandito lang sila sa game. Ayaw nilang pumalag, sir. Ayaw nilang pumalag. Play safe. Ang mangyayari lang dito, kung may makuha dito ang Kaja, tsaka sila susubok pumalag. Correct. Nagre-relay lang sila kung may makukuha ang Kaja. Tingnan mo naman, 6 minutes gaming, kinakawawa na ang APS Esports ng Omni. Pero ito, talagang pressure na pressure. Tingnan mo naman dito, yung ating Akai, gusto niyang may mahuli siya dito. Abang-abang lang dito. Oo, ayun, di naman, ano. Napakaganda ng ginagawa. Free farm pa dito ang ating Guinevere sa may bandang top lane.
napakasakit na ginagawa dito. Correct ka dyan. So, eto na nga, no, mukhang papasukin na sa loob mismo. Not sorry, mga kaibigan. And Katja is down dito, mga tignan natin. Pero teka lang, nakatayo lang dito ang ating lock. Medyo nagkata siya dito, delikado. Oh my God. Medyo nagka-miscommunication ata dito ang Omni Esports. Ano ang nangyari sa bandang team fight na yon? Nakuha doon yung ating na-divide judgment kasi di yung ating Kimi. Kaya nagmambaot siya doon. Pero medyo nag-lag ata dito yung ating track. And now, sinisecure naman ang pagbawi ng objective dito ng ating Impious Esports. Double damage ang gusto nila makuha. Kanino kaya ibibigay ito? I think ibibigay ito sa Lunox. Tama ako. Lunox nga nakakuha ng double damage dito. Ayan, tsaka gumalaw. Sabi nila, miscommunication na nangyari sa atin doon. Huwag na natin gawin. Sabi ng Omni Esports. Launch attack! Ako, dapat hindi na sila bumasok doon. However, it's okay kasi nagkaroon pa rin sila ng chances na nagkaroon ng chances ang IFEOS, no? Yes. Na magkaroon ng buff and also makapag-clear ng lane. Oh, pero ate, I think medyo wala pa rin lamang dito. Lamang lang sa objective pala ang Omni Esports. Pinipressure lang nila dito ang IFEOS Esports. Sinarangan ng drag. Medyo yung Belleric ang nagpe-face check dito. Pero yung Guinevere nakaka-pre-farm as long as naman doon sa ating layover na si Rune. Tama. So yung Krak kanina, nahuli dito si Akai and Yurigate. Oh my God, napakaganda ng Divine Judgment doon. At yung damage naman ng Lunox at saka ng Karian nag-combine para mapatay dito yung ating Akai. Wala dito ang ating Hurricane Dance. Ano kayang gagawin dito? Ito na kaya yung pagbangon ng IFEOS Esports. Makakahinga-hinga kaya sila dito. Dahil na nakaalam nila na mayroon silang sagot dun sa damage na ibinibigay. Tama ka dyan. So, ito nga, Nature Shield na po dito si Belleric. Mga kaibigan, tingnan natin, no? Wala pang gustong pumasok, hindi makapasok ka dahil kulang po sila dahil wala si Akai. Oo, pero tama nga ang ginagawa dito ng IFEOS. Kung may huli lang divine judgment dito, yun lang ang secure natin ng kill. Tapon skills tayo dito. Pero a Demon Hunter Plus pa dito sa ating Tamos. Meron na tayo atang Lord 1 sa 25 seconds dito or third turtle. Kung hindi ako nagkakamali ating mini dito. Uh-huh. Pero tamang farm lang muna dito ang ating Omni. Sabi nila medyo nakakapalag-palag ang IFEOS. Mamaya na nating bakbakan. Yun ang ginagawa dito ng IFEOS. So, namang face check lang po dito si Grock, no? Ha? Diyan nga pala sa mga nasa live stream. Keep sharing the live. Thank you so much share for 151 viewers natin dyan. Sa mga wala pa pong share badge, please do share the live. Alright, sabi ni Roger Lloyd Vina, nagpartida daw yung Grock kanina. Oo, partida na daw yung Grock. Pero ito, Lord 1 ata medyo kinukuha na agad ng Omni Esports. Guinevere and Kimi ang nakuha dito. Pero kaya pinipressure lang ng ating Tamus Grock at ng ating Akai yung IFEOS Esports. Pero hindi ata nila mapapansin ata nila Barbian dinawag doon sa may bandang top lane. And ito na nga po unti-unti nang inahabol. And hindi mo naman yung Kimi, hindi ata wala ata ang screen natin. Hindi umahabol yung mga kaibigan NKS na po dito. Naku! Pero Tamus ay bumabatak dito sa atin pero hindi sapat. Patay dito galing sa Belleric na patay. Iwalay kasi yung clash, hinabol nila doon si Leo Mord where instead of they could have went to the mid lane. Oo, tama ka dyan ate. Para na i-push pero na rin. Ang sinecure kasi ata dito ng Omni is yung Lord One which is nakuha ito ng Kimi at saka ng Guinevere doon sa may bandang top lane kanina. Pero ito pressure pa din. Pressure lane lang ang ginagawa ng Omni Esports. Naku po, IFEOS kanina ang lamang sa ating game 1 pero parang binaligtad ng Omni ang sitwasyon dito sa ating game 3. Again, best of 5 tayo dito mga Repapins, ladies and gentlemen. Pumasok! Nako! Yan! Danger share na po dito si Belleric and the return damage is really napakabilis lang ng Lord 1 lang panis na panis dun sa carry. Pero yung pressure na ibinibigay ng Omni Esports medyo nararamdaman pa rin ng IFEOS Esports dito. Farm lang ng farm yung ating Tamus doon sa may bandang bottom lane nila. Again, hindi pa po nakakabasag ng turret dito ang IFEOS Esports kaya medyo kahit lamang sila sa kill, tagilid sila when it comes to objective. Exactly. So, IFEOS Esports, ano na? Kailangan ng mag-ingay. Nasa ng fans ng IFEOS dahil ang Omni Esports ay kinakain na
ang ating Game 3, Ate Mini. Yes, and shout out sa'yo, Jay Lonio. Thank you so much for viewing. Pa-share na rin ako live sa mga ML groups natin dyan, sa mga GC natin dyan. Pa-share naman ang ating stream. Guys, 300 viewers, meron kayong 222 diamonds na ipamimigay hatid sa inyo ng Unipin. Thank you so much, Unipin naman. Kaya ginaganahan manood ang ating mga viewers. But still, 300 viewers ang ating target para dyan sa ating 222 diamonds. Ladies and gentlemen, kaya-kaya ng Ipios makontrol ang mapa or Omni Esports ang magwawagi dito sa ating Game 3. Correct ka dyan. So mamaya natin malalaman, mukhang nahihirapan pa kasi hindi pa ipasok ang di mapasok ng Omni dito ang tore ng Ipios Esports. Pero kapag pina-late game kasi nila neto, mga sir, no? May carry kasi. Yung threat naman ng carry. 3-0 ang standing. Napakaganda para sa carry. Mag-GG sila dito kapag hindi pa nila ginawa ng paraan to. Kung pina-late game nila to, that is the time right here is 12 minutes and 16 seconds. 12 minutes gaming natin dito. Alright. Pero 70 seconds, 1 minute pa ang kailangan palipasin ng Omni Esports para makuha dito ang ating Lord 2, Ate Mini. Tama. So, habang tumatagal, lalong lumalakas ang Ipios. Ang Ipios. Pero, hindi mo naman pwedeng isang tabi yung threat na ibinibigay sa'yo mamaya ng Tamos. Kasi pre-farm, na pre-farm doon yung Tamos, di ba? Tama. Ano naman mang gold lead natin, no? 10K lead ang ating score dito. 10K gold lead para dito sa side ng Omni Esports. Sila yung nakaka-control ng mapa, sila yung lamang dito when it comes to objective. Kung kaya si Akai should be the one who's going to initiate isang hurricane dance lang from one of the members from Ipios doon sa loob mismo ng turret. Oh, pero kuha muna dito yung buff, yung KP, tamang face check lang yung ating kung Akai dito. Kung sinong unang magkakamali. Yes, tama ka dyan, Ate Mili. Ang unang magkamali, talo. At tama. Ang unang mainip din, talo. Pag tainip dito ang Omni, pinasok nila ng wala pang Lord 2, yari sila dito. Pero ito na, 5 seconds na lang, magkakamero na tayo ng Lord 2. And I think ito yung objective. Pero mega kill na pinasok ito ng ating Kimi. Oh my god, nagkamali ito. And then yung mga damage, sabi na nga ba, bakit pinasok? Atras! Nako, kailangan mo matras, pero sumusugod pa rin dito ang Ipios. Mukha nga sila na ang kukuha ng level 2 Lord. Sila ang mga kuha ata ng Lord 2 dito. Wala dito ang ating 2 members ng Omni Esports. Pwedeng-pwede silang mag-Lord, pero silang carry. Eto na nga, kinukuha na ata nila dito. Divine judgment. Mega kill! Ang ating Lunox dito nakuha pa. And shutdown naman dito, sagot ng ating Omni Esports. Pero hindi na malaman yung damage ng carry. Sabi ko kanina, mga sir, habang tumatagal, lumalakas. Pero sagot naman, oh my god, Lord 2 ay na-secure dito ng ating Ipios Esports. Napakasakit na pangyayari. Sabi ko na nga ba, unang magkamali. Medyo hindi ata nila alam na meron ng Lord 2. Pero pinasok nila doon at yung Kimi napatay agad doon ng carry. Ngayon, sila nakakuha, Lord 2 pang nakuha dito ng Ipios Esports. Babalikan ata sila naman kaya ang gagawa ng epic comeback, Ate Mili. Nako, sana naman baka butas na dito ang Ipios. Mahirap sa sitwasyon na naman ang ibinigay ng Omni Esports. Labang na sila kanina, pero binigyan nila ng opportunity ang Ipios Esports para makabalik. Pero Lord 2 kaya pwedeng Demon Hunter dito ang nakuha ang item uli ng ating Kimi. Pero ito, kailangan muna nilang tunawin to, I think. Pero napakabilis tumunaw ng Kimi. Oo. Yung Lord 2, sisimula sa kanya, pero takbo muna, naandito na. Naku po! Naipit pa dito, mali pa, naipit mo doon, sir, nailayo, and I think you're gonna go down. Akai coming from Gary. Tinaboy niya lang doon yung limang member ng Ipios, pero hindi sa pati na mo yung damage ng carry doon sa crack. Pero medyo mamba-out sila doon, wala dito ang ating Akai. Ayan na nga po, pwede sila dito mag-pressure at magbasag ng tore sa side ng Omni Esports. Sabi na nga ba, ang unang magkamali, magkamali lang sila dito. At ito na nga, ang kinukuhang opportunity ng Ipios Esports. Nasa kanila, medyo lamang sila ngayon dito. Nako, late game na po ito, mga sir, and carry is dominating the damage, and also hindi natin pwedeng magpakampante dito kay Leo Ward. Yes. All right. Pero ito, diba? Tingnan mo naman,
paano kaya sasagot muli? Lamang na kayo, limang na sila kanina. Pero ngayon nakikita nila yung threat ng ating pero ito. Oh, ito ang shield at naka-insurance po lahat yan. Grabe naman, yan. Sir. And Bulwark, godlike na po dito. Grabe. Grabe yung ano. Hindi, nagulat doon yung ating Kimi. Oo. Divine Judgment agad. Tapos wala na siyang nagawa. Napakagaling. Paghila sa kanya, hindi na siya nakakurab. And ito na nga bukak. Epic comeback! Epic comeback na nga! Kaya ito, nagagawin, Barbie ang tinawag dito, patay ang ating lock dito, pwede na sila mag-lock na. Tinanaboy mga kaibigan, pero walang nagawa! Ito na nga ang sagot, lock tower na dito, ang ating Ipios Esports! Oh my God! Grabe naman! Ipios Esports! Ang gumawa ng comeback is real dito sa ating Game 3, Ate Mili. Napakaganda na ang binigay. Alam mo, nararamdaman kung ito yung magkakaroon tayo ng Game 5. Ito na, baka nga. Oh my God, tinan mo, 18-6. Lamang yung lamang sa push ang Omni kanina. Lamang sa push kanina ang Omni. Pero pinanindigan to ng Ipios Esports. Nagkaroon siguro ng pagkakamali itong Akai. But, syempre, hindi natin magsisisi. However, dapat naging maganda sana yung ipit ng Akai doon sa wall kanina. Pati, doon na nag-start, Ate Mili. Doon sa yung darating na yung Lord 2. Kita naman, hindi ko lang nakakita agad sa map natin. Na napatay agad yung Kimi. Tama. And then as long as nandun na rin yung Akai, so wala na silang nagawa doon. Correct. Just ang bilis kasi mang pitas. Sabi na nga pa ang unang mainep talo. But then again, guys, this is a Game 3. Nakuha ang ating Game 3 ng Ipios Esports. Napakaganda ng kanilang ginawa doon. Patient na patient lang. Kahit silang pinipressure, na-comeback nila yon. 2-1 ang ating score. Pero pwede pa tayong magka-meron ng Game 5. Kung makukuha naman ang Game 4 ng Omni. But still, unang maka 3 wins dito ang papasok sa ating semifinals for the next. So the score right here again is 2-1. Alright, we will proceed after this commercial break. Konting commercial break muna tayo guys at magbabalik kami dito sa Mobile Legends Cup Season 1 ng Momentum. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. The Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin. The school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have Glee, Athletics, Youth Ministry, Journalism, Debate, and Dance. As the Student Council President, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. During the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind.
And we are back again, guys, dito sa ating quarterfinals main event, day 2. Nakuha ng Ipios Esports ang pagbabalik sa momentum. At yun, nakakuha sila ng 2-1 ang standing na ngayon, yes, natin. Yes, napakaganda ng laban na yun. Talaga nga, said na ang Ipios doon sa base nila, hindi makalabas. Uh-oh. Pero ang nangyari kasi, na late game, hindi na ipasok. Ang naging late game. Yun nga yung sinasabi ko na yung threat ng isang carry, meron kasi silang marksman. At saka may lunok sila. Kaya maano. Again guys, ito po naglalaban ngayon sa ating main event, Ipios Esports versus Omni Esports. Yes. Okay. And then guys, best of 5, game 4 na po tayo. Pag yes, nakuha hindi ito, pa po tapos ang laban, sir. Pag ito ay nakuha ng Ipios Esports, tapos na. At sila na ang papasok sa ating semifinal sa ating June 14. But still, kaya pang umambak. Nakikita naman natin yung potential ng Omni Esports. Tama. Kitang-kita naman. Kaya tingnan natin kung medyo hindi nakakapaniwala yung Omni Esports fans at saka Ipios dahil napakaganda ng ibinibigay na laban dito ng two teams natin ngayon. Yes. So, balik na po tayo sa draft pick. Round 4. Round 4. Draft pick na tayo. Omni Esports ang unang pick. Unang ban nila dito ay Kaja. Yes. At Harit naman ang sagot ng Ipios Esports. Again, so, game 4 pa lang po tayo, guys. Game 4. Yes, so again, I would like to say that please like and share our live stream, mga circus. Magpapamigay po si Unipin ng diamonds for only 300 viewers. We'll be giving away, or Unipin is gonna give away 222 diamonds. Ayan. Yes, again, una, 300 viewers. Para rin sa inyo yan, guys, sa mga naandyan sa ating live stream, 222 diamonds ang ipamimigay ng ating Unipin. And of course, thank you so much sa Unipin, sa mga sponsor natin. And yes, again, thank you so much, ating sponsors. Your team is yes, and picking. Again, of course, di natin kakalimutan ang Fisher Mall. Ayan, maraming salamat, yes, for us for helping out Momentum. Oo, na dyan. Pagka meron ng ating Grand Finals, Grand Finals Fisher Mall sa Quezon Avenue, Quezon City. Ladies and gentlemen, pwede kayo magpunta dyan. That's it. On June 14. Yes, free exactly. Admission po yan, guys. Gates open Kimi at 10 a.m. And then, Omni pa rin, sinecure nila yung Kimi nila. Sila pa rin ang kukuha ng Kimi dito kasi Esmeralda ang binan dito sa side ng Ipios Esports. Ang sagot agad dito ay Grock naman sa side ng Ipios. Correct ka dyan. So, shoutout sa inyo dyan, mga viewers and supporters ng Ipios Esports and also ng Omni Esports. So, sana naman natuto na ang Omni na huwag na magpalit team, no? No? Sana natuto sila doon na medyo huwag mainip. Diba? Play safe na sila kasi early late game na yung kanina. Pero ito, Leomord ang kinuha dito ng Ipios. Ayaw nilang ibigay dun sa Omni kasi tingnan mo yung kanina. Diba? Sila din yung kumuha pero yung game 2 kanina, naka-Leomord din ng ating Omni. Masakit din silang gumamit ng Leomord. And then, again, ulitin ko yung game 2 kanina. Omni is lamang po sa push. However, hindi po na napapasok ng Omni to sa loob ng base ng Ipios. That's why Ipios got a chance para magpa-item dahil pina-late game po ng Omni. Sana po hindi na maulit. Parang naman, di ba? Pero ito, sagutan. Carry again. To secure na lang kanilang late game. Pero Tamus at Kufra ang kinuha dito ng Omni Esports. Alam naman natin yung Kufra pag nagsi-second skill ng bouncing ball, nahihirapan pumasok dito yung ating Leomord. Exactly. Diba? Kaya tingnan natin kung magiging tagumpay ang Ipios dito para makuha ang slot ng ating semifinals or hindi ito papayagan ng Omni and gusto nila ng game 5. Diba? Tama ka dyan. So, feel ko babantla dito is Tingi, I think. Pwede nila dito. Harley. Harley ang binan nila dito. Just to secure. Kasi alam nila na wala ng mage na pwedeng magandang kunin. Kagura? Oo. Pero pwede pa din sila mag-Kagura or Alice. Nakikita naman natin yan na pinipig pa ng ating mga teams dito sa ating Mobile Legends Esports. Pero I think Tank or Minotaur ang maibaban dito sa side. Just to secure. Kung hindi nila kukunin yun kasi iba na lang nila. Tama. Diba? Pero ito, shoutout naman dyan sa mga fans ng Omni Esports at Ipios. Your tayo'y mag-ingay. 300 viewers
para mag-get nyo yung 222 diamonds na ipamimigay ng Unipin. Yes, exactly. Maraming salamat sa iyo dyan. Your so, pinan po nila picking. Ang Minotaur and kinuha nila ang Digi. Digi ang kinuha nila dito. Binan nila ang ating Minotaur. Medyo tricky. Yes, so I think for this one, they should get another fighter or an assassin. Or kung hindi nila lalabanan yung late game ng ating ano, mayroong carry dito kasi yung Epios Esports. At alam naman natin yung capacity ng Epic Comeback na ginagawa nila dito, no? Napaka malakas yung potential nila mag-Epic Comeback. Oh my God, eto na naman. out nila. Your team is ang Alucard. Si Alucard. Wala silang Angela dito, ha? Wala silang Angela dito. Pero meron silang Belleric. Belleric and Kufra dito. And Gushion. Medyo, eto kasi, Gushion kasi, yung dash ng Gushion at saka ng Leomord, ang kumakounter dito kasi, yung bouncing ball ng Kufra. Yes. So, kaya tingnan natin kung may... kung ano, kung paano nila maiiwasan tong bouncing ball ni Kufra. Of course, they have Digi. Yes. And again, guys, game 4, tayo dito sa ating main event, magiging 3-1. Nga kaya ang ating score or it will be hanggang game 5. Yes, game 5. Kung makukuha nito ng game 5. Again, guys. Alam mo, nararamdaman ko magkakaroon tayo ng game 5 dahil ano eh, napakabigat na mga naglalaban na teams ngayon, di ba? Okay, so you think mananalo dito ang Omni? Pwede. Pwede, pwede. Pwede ding isara agad ito ng or, ating Epios. Ganun ulit ang mangyayari, pwede mangyari. Diba? Welcome to Mobile Legends! Oo. Pero ito, huwag na natin patagalin pa ating mili. Punta na tayo sa game for Dawn of the Dawn, ang Pakpakal versus Smash Omni them. Esports against Epios Esports. Pakilala ko muna dito sa side ng Omni, si Sol Kisuke ang gagamit ng Kimi at si Tanta naman para sa ating Kufra. Si Blank naman dito ang gagamit ng Tamo, si Aika para dito ulit sa ating Alucard at si Big Fat Belly dito sa ating Bellary. Alright, so dito naman Luna, TV with Digi, Guru for Leomord, Yushio for Kari, also Scandal for Grock, and Yato for Gushion. Eto na ang sinasabi, sino nga kaya ang papasok? Magiging 3-1 kaya ang ating score or bibigyan tayo ng game 5 ng Omni Esports? Tingnan natin guys, eto ang bahat to ang bahat, katulad na lang ng ginagawa dito ng Omni Esports kanina, nakawan to nakawan. Eto kaya magiging tagumpay nga kaya ulit ang nakawan dito din naman dito sa ating top lane, ninanakaw ng ating Kimi ulit yung buff. Exactly, eto no, wala pa masyadong movement, wala pang clash na nangyayari kasi nagtanim ba si Tingi kanito? Medyo hindi ko napansin doon. Hindi ko rin napansin doon. Ang nakikita ko dito is yung rotation na ginagawa ng Kimi at saka ng Kufra doon sa bandang top lane na ginagantihan naman ng 4-man rotation or 3-man rotation, I guess. No, it's a 2-1 sila dito ang ating Epios Esports. Tama-tama lang na objective to kasi para makaunang level 4. Kasi magagap kasi dito yung ating carry eh. Yes, exactly. So, ito na nga, no? Tamang rotate lang dito. Pero dito sa bottom lane, mga sir, tingnan natin na Gushion, I think, is going in. Set starts. Oh my God, napakaganda namang reverse type doon mula kay Digi. Just to secure, pinatay agad dito ng ating Gushion. Ito and ating, pumasok na dito sa loob si Kufra. Oh, and a Tyrant Chase, wala na sagot. Sagot-sagot agad. Napakaganda. Sagutan to sagutan. Suntukan to suntukan ang ginagawa ng both teams dito. All one ang ating score at turtle up na. Yes, sino kaya kukuha? Dahil nandito na po parating na si Gushion and also Grock. Alam mo, napakaganda tong combo na to. Grock, Goose, no? Oo. Napakaganda. Pati yung combination kasi ng pag hindi agad na-counter ng bouncing ball, makakapasok na maganda dito yung ating Gushion at Leomord. Correct. So, eto na nga, no, mukhang nalaman na nila na nandito sila sa third lane and another clash. I think this is it. Pansit. Eto na nga kaya ating Kimi. Nakuha ng ating Kimi dito ang ating double damage turtle. Mabout muna kaya dito ang Epios Esports. Talaga namang hinahabol. Hinahabol nila. Pero hindi. Mabout. Nakatakas. Ang Epios doon. Nakupo, Rude. Ano kaya ang gagawin dito ng ating... But tingnan naman natin doon sa baba si Kari, no? Sana pinush niya na lang para mabawasan tong ano, tong Torres sa baba. Oo, pero dito, 4-man rotation pa rin ang ginagawa ng Omni Esports against Epios Esports.
alam na din naman nila na kailangan na agad nilang kunin yung mga resources nila bago pa manakaw ito ng Kiwi. Kita naman natin yung ginagawa ng Kiwi kanina dun sa ating game 3. Napakagandang pagnanakaw. Lahat nanakaw yung Papa Kiwi. Oh! Ayan na nga po! Oo, nagkamali dito. Huling-huli, nag-up dito ang ating Leo Ward and first turret ang ikukuha dito ng ating Omni Esports sa bandang taas. At sasagutin ito naman sa bottom lane ng ating Impious Esports. Lucard na naman ang naiiwan dito sa bottom lane. Ate Mili, ganitong-ganito kanina yung ating game 2. Correct ka dyan. So, nakakuha yata ng... Uy, nag-flicker pero wala. Ay, wala rin. Nag-darita pala kala ko flicker yun. So, ayun na nga. No, kita naman natin na parehas na torre on top and bottom turret ng both teams ay wala na po. So, dito na lang siguro sa mid lane sila magpo-push. However, eto na nga po, naka-insurance na dito. Si, naharangan na dito. Yung mga kaibigan, wala na pong nagawa. Naharangan siya doon. Ang ganda naharang doon ng ating Grump. Walang diba? Nagawa. And then, okay lang naman yun. Pero, it's a kill pa rin. Oy, I think Kufra, the bouncing ball Kufra, wala na rin po yata. And, yun na nga, diba? Sunod oh, pinasok ka naman ata dito. Nagkamali dito ang ating, wala pang damage kasi yung game masyado. Pero yun. Yun nga po, mukhang hinahabol pa dito si Grump. Nikitin oh, sa pero ito, double kill. Medyo may damage na pala ang ating game dito. Alright. So, ayun na nga, diba? Nakakapag-push pa rin po dito si Alucard. Turtle resurrecting soon. Oo, ito yung ginagawa kanina ng Omni Esports, diba? Kaya talaga nila yung Alucard. Kaya napakaganda. Pag mamaya siya papalag. Ang galing pang offlane na. Oo, ang ganda. Ang ganda ng offlane na ginagawa dito. Yes. And then, Turtle, double damage na naman na nakuha dito ng ating game. Medyo masakit. Blood, tala ko doon yes. Na nakuha dito ng ating Tamos. Mm-hmm. That is correct. So I think they need to protect Kimi dito sa clash because si Kimi na po ay unti-unti nagkakaroon ng malakas na damage. No? Malakas na damage dahil sa malakas na pagnanakaw na ginagawa niya dito. Pero ang sigan dito yung crack pero naiinis dito. Ang Omni sabi nila kanina ka pa pero yung carry napakasakit. Grabe yung incandescence dito ni Gushot. Grabe yun pero wala pa rin nagawa dito sir. Patay double dito. Double kill na po. Grabe dito. Naman. Napakaganda ng sagot ng Omni Esports pero gusto pa ata ni Aling Kimi na patayin. It's a double kill mula dito sa Omni Esports. Napakaganda wala na pinapakita. Wala pa doon si Alucard. Wala pa. Diba? Wala pa yung King of Lifesteal. Yes. Ng ating Mobile Legends sa Season 1 dati. Yan ang pinakamagandang diba? Diba? King of Lifesteal ang tawag dyan. Pero ito, 8-4 ang ating score in favor of Omni Esports. Teka lang. Medyo nagugulat ang mga nasa live stream natin. Akala nila kayang-kaya ng Impious pero kayang-kaya din daw dahil lock at matatag ang ginagawa ng Omni Esports sa ating Mili. Mm-hmm, that is correct. So, again, sa mga supporters dyan, 158 viewers, thank you so much. Keep sharing the live because magpapamigay po si Unipins ng Diamonds. 222 yes. Para sa ating 300 viewers, 222 so, Diamonds. Pero ito na ating Mili. Grabe naman yun. Nakatakas pa doon at medyo naging makunat at hinarangan na lang ang bato dito. Alam na nila ating Mili na gaano kasakit. Kahit ilan sila doon kanina, hindi nila na-control ang sakit na ng Kimi. Sir, wala pa yung dalawang fighter natin doon. Hindi pa nagiging ganun kagrabe ang clash na nangyayari ngayon sa dalawang team na to. Napakaganda na pinapakita nila. Eto naman, kung titignan mo naman, makukuha pa rin naman ang ating turtle dito sa side. Pero... Bellerick ang nakakuha, naka-last hit ng ating turtle. So, meron siyang double damage dito. Pero Ate Mili, makita ko lang, lifesteal to lifesteal ang gagawin dito ng ating Tamos at Alucard pag sila ang nagsama dito sa ating clash. Correct! Lifesteal ang ipapakita nila dito. At saka nakaka-free hit kasi itong si Kimi dito. Tingnan mo naman ang ginawa, patay ang ating Grakton. Grabe naman, naka-insurance na naman dito mga kaibigan ng Omni. Ito yung pinapakita kasi Ate Mili. Yung balik damage kasi ng ating Bellerick, talagang sagot na sagot para dun sa carry, di ba? Mm-hmm. Kaya medyo hindi niya pinupush masyado. And then, tsaka pumapasok yung ating Tamos at tsaka yung Kimi. Napakaganda. What a combination dito sa lineup ng ating Omni Esports. Hindi na dapat magpakampante dito ang Omni Esports dahil sa ginawa kanina ng IVOS, kaya nilang balikta rin ang laban kahit nabugbog na sila, mga nakita kaibigan. Nakita ko, kaya dapat, parang sabi ng
Oh, pero teka lang, Ate Millie, bouncing ball muna mula dito sa ating Kuprang. Patay na naman ata dito ang ating Grak mula kay Kimmy, pero dito ang cushion para sumagot. Patay dito ang ating Kuprang, pero pasok dito ang ating tapos. Eto na ang ating Alucard. Ay, grabe naman. Ako, oh, ayan na nga. Pinasok sa tori. Mga kaibigan, at eto na nga po to the rescue. Oh my God. Sayang naman yun, sir, pero di ba? Nag-back dito si ano eh, si Ramos nakita ko eh. Pero, oh, pero it's a 2v3 situation. Doon, napatay nila yung dalawa pero tatlong napatay sa side dito ng Impious Esports. Napakaganda ng pinapakita. Ramos at Alucard pa lang, no? Grabe na. Grabe. Pero ibang klase rin ang pag-protect nila dito kay Kimmy, no? Oo, tinan mo naman yung meron ng Kimmy. Meron na siyang BOD at saka meron ng Percy Curfew. Oo, free-hit na free-hit po dito kung makikita natin si Kimmy. And then lahat ng pag-protect na ng tank and also the fighters are doing their job. Medyo makuna talaga pala dito ang items ng ating Tamus. Meron siyang curse helmet, meron pa siyang blade armor. Para dito sa ating carry at Leomor. Napakaganda. Napakaganda ng side. Pero ito, kailangan na ata mag 4-man rotation. Abang-abang na lang dito ang Impious. Alam na kasi nila, it's all about the team fight right now. Ang mangyayari dito. Pero patok! Oh my God! Napakaganda. Alam ng Kuprang na lahat doon nakatambay. Tama, at wala ng ulti dito si Biggie. At pwede na pumasok ang Omni dito. Kailangan na nilang pumasok dahil mapupunta na naman sa late game to at baka mag-GG na naman tayo dito. Oh, pero pinasok na ng ating Kuprang dito. Sabi niya, pwede na yan. Pwede na yan. Pero ito, tinawag ang Barbier. Teka lang, pagkakamali na naman. Kaya ata ito, tinawag ang free hit dito. Double kill na ang ating carry. Pero sumasagot dito ang tapos. Sagot na sagot. Grabe naman, Sir Lord One. Ang kumunin pa nila. Sabi na nga ba? Of course, mag-Lord One. Grabe. Yan sila. Bigayan to bigayan, pero yung lamang na ginagawa kasi ng Omni Esports. Ang bilis lang, tingnan mo. Ang bilis lang. Pero, oy, incandescent dito kay Cushion Ega. Kimmy grabe. Is down. Lifesteal yan. King of Lifesteal yan. Medyo masakit talaga ang labanan yan. Si Gary and also Grok. Coming in to the Lord. Kanino mapupunta yung Lord? Oh my God, Lord. Has been taken from Grok. Napunta pa sa Arceus. Pero, grabe to si yung Alucard. Oo, kaya na nga po, double kill na nga ang sinasabi ko. Pero kahit maganda yung ginawa ng Grok doon, patay pa rin ang kanilang damage. 3-man down sa side dito ng Impious Esports. Napakaganda lang nung Retri Gaming na ginawa doon ng Grok, pero nakikita mo naman yung sagot pa rin ng damage na ibinibigay ng ating Omni Esports. Masakit para sa Impious Esports. So, kailangan i-push na dito ang bottom lane because the bottom lane right here together with Kimmy ay naipupush at doon lalabas ang Lord. I think level 1 Lord pa level lang, 1 Lord pa lang to, so, ladies and gentlemen. Napakabilis lang ito. Tingnan mo, saglit lang yan sa Kimmy. Omni Esports, kayang-kaya pa nila ditong mag-sustain ng objective na sila ang namang, pero yung carry nga eh. Lumalaban yung Impious Esports. Yung carry kasi, napakasakit na. Kaya it's all about the team fight. Kailangan na mag-team fight dito. Pag may nahuli dito, din mo naman, lagi na magkakasama yung Impious Esports. Tama ka dyan. At lagi magkasama talaga, mag-best you up itong ano eh. Grok at saka itong Cushion, no? Again, guys, 300 viewers, 222 diamonds ang unang ipamimigay ng ating Unipin. Yes. Alright, thank you so much sa mga sponsor natin dyan. Thank you so much, guys. Again, don't forget to like Manila Times TV and also the Momentum Esports Battle TV page dito sa ating liga ngayong hapong ito. Again, quarterfinals, best of 5, game 4 pa lang tayo. Bibigyan nga kaya tayo ng Omni ng game 5. Lamang na lamang sila dito when it comes to objective. Kailangan nilang manalo dito in order for them to have a game number 5. Tama ka dyan, Ate Millie. Pero ito, yung sitwasyon nila kanina. Malapit na mag-Lord 2, parang ganun. Diba? Kaya tingnan natin kung yung pagkakamali kanina, and that is a boss na tinawag ng ating Omni Esports. Medyo alam na nila, 'di ba? Pause muna tayo, usap muna tayo kasi nga nagkamali sila kanina. Ganito yung sitwasyon, lamang na sila. Oo. Kanina, ang pagkakamali lang pinasok kasi ng Kimmy at ng Akai. Tama. Kaya medyo nahuli sila doon. It's an instant comeback para dito sa Impious Esports. Correct. At alam naman natin, carry yung gumawa ng play nung kanina. Merong merong carry dito ang ating Impious Esports. Wag na wag lang sila talaga magkakamali. Correct ka dyan. Again, mag-ingay na. Nag-iingay na sila dito sa ating live stream
Impios Esports, Omni Esports, sino kaya ang papasok for the semifinals, Ate Mio? Sabi naman neto ni Sab Mendoza, deserve nito magka 1K viewers. Salamat yes! naman kay Sab Mendoza. Again, 300 viewers, 222 diamonds. 500 viewers, 333 at 800 viewers tumatagigting na 570 diamonds. Hatid sa inyo ng Unipin. Yan, gusto namin mabigyan kayo ng diamonds, guys. Kaya please do share our stream right now. Marami pang pwedeng mangyari. Best of 5 po tayo. Lamang ang ipyo sa score, 2-1 sa ating series. But still, tama. Okay, ayun na. Sa sitwasyon ng game 4 natin dito, 17-9 ang ating score, lamang naman sa game 4 ata ang Omni Esports. Alright, so we are back dito sa gameplay. The land of dawn, the score right here is 1-2, no, mga kaibigan. Kailangan mag-tie ang laban na to para makahabol pa ang Omni Esports. Oo, pero ito, sasabihin kaya ng Impios, magkamali lang kayo, GG kayo. Nako, dapat talaga hindi na paabutin na rin ng late game because we still have carry. Yes. Alright, diba? Sabi ni Jasper Larep, shout out po sa NRP Gaming. Shout out sa maraming community na nanonood sa atin. Again, ML Iloilo. Yes, ML Iloilo. Hi sa inyo dyan, hi sa inyo dyan. Again, eto, Lord 2, one minute pa bago lumabas ang ating game 2 dito sa ating series. Medyo... eto na naman tayo sa Hintayan Gaming, unang mainip talo dito sa ating game 4. Isa kasi kapag ano, kapag sobrang tagal na naghihintay, alam mo yun, nandun na yung hype mo, yung adrenaline mo na pumasok talaga sa loob. However, nagkakaroon ng mali. Yes, tama ka dyan, Ate. Dapat ma-imperfect nila itong pagpasok. And incandescent na pumasok. Buti ka lang pinasok ata ng cushion, pero ito. Oo, oh, pinalabas lang ang... pressure lang, pero talaga mahirap din kasi sa side ng ating Impios Esports dahil meron silang Bellerick to return the damage. Sayang dito, kasi nailabas na ang nature shield neto ni Bellerick eh. Pero tingnan ko yung sapat pa, yung kung magkakamayroon tayo ng sitwasyon na maiko-contest nila dito. Kasi kung magiging free lord to ang ating Omni Esports dito, masakit sa side dito ng Impios Esports. Yan naman natin ang item dito. Medyo and masakit. Yes. Masakit na rin yung damage pala dito ng carry at saka ng ating Lay, yung Horde. Pero wala pa siya dito ating go for the endless battle ata dito. Ang ating yes. Oh, by the way, hi sa'yo, Sir Hamad Qureshi. Thank you so much for viewing. And please do share the live, sir. Thank share you. The live stream, guys. Ano nga bang sitwasyon ng mga kapasok? Guys, 2-1 ang ating score sa series. Pero yung game 4, parang makukuha pa ng Omni Esports. Parang lang po. Prediction pa lang natin yan, guys. Magkakameron nga kaya tayo ng game 5. Pero pinasok dito sa Cobra. Ito na, gusto nata nilang magkameron ng clash. Meron ng ilis dito. Tingnan mo naman yung ating Kimi. Patay ata dito. Naku. Ang ating, Alucard. Ayun na nga po. And Alucard is down. Ito na nga natitira dito. Ay, apat na lang sa ay, apat sa Omni. And apat sa Impios Esports. Impios. Yes, pero Impios. Sila pa rin ang kukuha dito. Tingnan mo naman ang bilis ng Lord 2 dun sa Kimi. And Lord 2 ang nakuha. Medyo delikado dito. Mabound na lang kayo dito. Tagilid ka dyan ata. Sino ba ito? Si Grang. Naku po, Grang. Napakakunat naman. Pero merong wakala ko yung mortality. Sayang. Delikadong delikado. Grabe. Nakakuha na ng Lord 2 to Ate Mili. Eto na kaya. Game 5 na nga ako, kaya. Ako, eto na yung kanina ko ba hinahanap. Eto na nga ba. Mo'y Game 5, mga kaibigan. Kaya-kaya natin umangat sa ating 300 viewers para mamigay kami ng 222 diamonds. Keep sharing the live stream. Napaka-intense ng yes. laban natin ngayong hapong ito. Pati sa main po event. Ako ay medyo kinakabahan na rin for both teams. Kanino po mapupunta dahil tignan mo naman, di ba? Andiyan na po ang level 1 Lord. Bayan na bayan po yan sa paglalakad niya. Medyo mabagal nga lang. Medyo kailangan mabagal maintay. Pero yung hampas kasi nang sa Torre. Sa Torre. Napakasakit Ate Mili. Pero ito. Ito na ang hinihintay natin. Medyo pressured na. Pressured na po doon sa top lane. And pressure na. Grabe naman. Yari na naman na, tayo. Nasa baba na po si Alucard. And nako. Eto na ba? Anong mangyayari dito sa loob ng Flash and Rocket? Eto na nga po. Sabi ko na nga ba, hindi makapasok yung ating Leomord gawa ng Bouncing Ball. Pero time journey agad pinas dito. Pero hindi sapat yung damage. Hindi naman naman yung damage ng ating Kimi. Free hit yung ating Kimi. Nako si Kari, sir. Free hit din po dito si Kari. Hindi rin na mapasok ng grabe. Ng Omni. Hindi
hindi mapasok ng Omni preheat, parehas yung kanilang damage. Parehas lang sila, pero grabe, dapat talaga napakakunat ng ating tanke dito, no? Pero butas na ang ating inhibitor turret ng ating Ibion. Nako, baka naman mag level 3 Lord pa tong Omni or na ang Ivios, no? Oo, napakahirap. Napakahirap ng sitwasyon ng Ivios, pero napakaganda na ibinibigay nila. Yung carry masakit na. Oo. Hindi ko na alam. Oo, lamang sa objective, pero when it comes to sa ating team fight, ating ating mini, mapapansin ko lang. Ating Gimmy. Ating Gimmy or ating mini, nalilito na ako. Ang ganda ng sagutan, di ba? Oo, natatakot din yung Omni bumalag eh. Tama ka dyan. Hindi nila diniretso dito eh. Hindi nila diniretso kasi dito. Kasi alam nila, ang sakit ng carry. Masakit. Mamaya ma-outplay tayo. Teka lang. Exactly. So, grabe. The score right here is 20-11, of course, in favor of Omni Esports. And time check, 17 minutes and 22 seconds. This is a late game. Late na late na late, late na po. Late na po tayo dito, guys. Pero dito, oop! Umaamba dito yung Cobra. Baka parang papasok. Wala pang creeps. Ito na. Stretch, stretch lang. Unat-unat. Unat-unat lang, sabi ng Cobra. Teka lang, oh. Ito na nga pa, dagger-dagger lang. Teka lang. Teka lang, kami, mga kaibigan. And, you know, oh my God, patay ang ating Bellerick dito, pero pinapunta dito. Oh, sayang teka, naman. Teka, delikado dito. Oh my God, look at the carry. Free hit. Oh my God, grabe, teka lang. Iniwan ng KB si Tapos Doon. Iniwan na. Sir. Grabe, 4-man down dito sa side ng Omni Esports. Anong nangyari doon? Bye. Oh my God. Grabe naman ang pagkakamali ata doon. Hindi ko alam kung bakit hindi nila hinintay yung Lord 3. 40 seconds na lang magkakameron ng Lord 3. And now, medyo natagilid na naman. Oh my God, binibigay na game ng dalawang to. Hindi ako makapaniwala. Ipios Esports, ang sakit ng carry at Emily. Napakasakit yes. Na. Yes, eto na naman tayo sa pangalawang pagkakataon. Omni, ano na? Pagkakamali niyo, friend. Ano ba yan, sir? Grabe naman tayo dito. Medyo kasi naiinip ang ating Omni Esports dito. Yun yung kanilang yun yung masama sa kanilang nagiging gameplay. Well, I don't think that they're kinda naiinip. Ay, Arthur. I don't think na naiinip sila. However, kasi kailangan talaga nila pumasok. Kasi yun na nga, ito yung sinasabi kong magiging outcome once na hindi sila naging aggressive dito sa gameplay nila. Tignan natin, Ate Millie, kung sino makakakuha ng Lord 3. Ladies and gentlemen, Lord 3 na po ito. Napakasakit nito. Rekta na to. This is gonna be the last clash dito sa ating game 4. Again, pag nakuha ng Ipios tong game na to, sila na ang papasok sa semifinals at Omni Esports, ang iniintay natin ay mabigyan nila tayo ng game 5. Yes! I think this is gonna be a bluff. Oh! Let's take a look naman! Incandescent! Oh my God! Naku po! Bellerick is back once again! Mga kaibigan, wala pong mga insurance yan! Tignan naman natin dito! Sagot! Tinakan natin dito pero tinaman naman yung Alucard! Gumagawa ng wave! Patay ang Alucard dito pero yung cushion gumagawa! Oh my God! Cobra! Bouncing ball! Cobra mga kaibigan! Naku si Kimi! Nagba-back out na naman dito mga kaibigan! Back out sila dito! Dalawa sila! Sila lang ang dalawa! Buhay dito sa side ng Omni! Ginagawa mo oh dyan! Oh my God! Look at that! Grabe naman! Naka-immortality pa yan! Buhay pa yan! Patay! Ang ating but cushion! But take a look at the mid lane! Mga kaibigan! Uuwi kaya dito! Aabot kaya dito! Ang ating Omni Esports! Tignan natin dito! Pero yan na! Sabi na! Patay! Oh my God! Ito na! Ito na mamapatay! Hindi kaya natin dito! Oh my God! Tingnan nyo yung ginagawa! Pero look at that bottom lane! Grabe. Yung minions nagpo-push sa side. Ako, walang uwi! Walang uwi! Teka lang, tignan nyo naman. Pero nandito na ako. Ay, nag oh, teka, ang sakit. Ang sakit ng minions dito. Pero there we Kimi! Oh my God! Oh my God! Pumasok ka pa, Kimi! Teka lang, teka lang. Mumapag-audition pa dito. Yung isang-isa pumapasok. Mukhang yung pinawisan. Ang oh my God! Ate Millie, 259 viewers. Aabot na tatay na 300. Magpapag-giveaway yata tayo ngayon dito. Napaka-event ng laban dito ng Omni Esports versus Ivios, mga kaibigan. Teka lang, mabawad muna tayo. Walang Kimi dito. Nakupot! Tapos! Oh my God, hindi sapat yung tankiness ng Tapos. Bakit sumugod ba ka, sir? Tingnan naman natin. Ayun na ang tinawag po ang mga bahay ni Barbie. Oh my God, double kill ata dito. Wala na magagawa dito. Oh my God! It's
a wipeout sa side ng Omni-Esports. This is gonna be a wipeout situation against IVIOS and Omni-Esports. Ano na? Na! Kumakatok na! Oh tinatake my god! Na, sir. Wala tinatake na! Tinatake na! Tinatake oh, na! Pero, oy! Teka lang, may Lengkimi! Ang incandescence dito! Pero, oh, pero wala! Oh my god! Oh what my god! Game! Grabe! Victory! Eto na nga po. Wala akong masabi. Omni Esports ang yari sa atin. Ladies and gentlemen. It was a really good fight. It's a really good fight. Oh my god. But still. Omni, I have to comment Omni and IPH or EVIOS Esports or IVIOS Esports. Then again, napakaganda ng ating main event. Ang namayagpag sa ating Ayan, game board. So tabang chat lang dyan sa mga GC natin. Well played mga sir, no? 23-25. Oo. Grabe yun. IVIOS Esports. Sa buong na itong momentum, no? I think this is one of the best matches that naikast natin. Para sa akin, ha? Ako din. Ito yung, as so far, ito yung pinaka the best na laban. Exactly. Ang nangyari. Medyo na-attack talaga si Aling Kimi. Alam mo, nirerekta niya eh. Nirekta niya na yung turret. Hindi ko lang masabi. Ano may minions na ganun. Sana hindi na lang pumasok si Kimi at si Kufra doon. However, kasi parang hindi nila nakita na pabuhay na yung hero eh. Oo, pero ano, lahat naman tayo gusto natin ng game 5. But yes, still, napakaganda naman ang ginawa ng good job. Sabi na nga ba, yung carry nila. And of course, thank you so much sa mga nanonood and sa mga supporters. 140 viewers pa rin tayo up until now. And that is it. Yun lang po ang game natin ngayong gabi. O, recall natin, Ate Millie, again po, dun sa game 1 natin kanina, Onyx Main versus Donkey and Friends, ang nakapasok sa ating semifinals is yes, Donkey and Friends. And dito naman sa ating game 2 is IVIOS Esports versus Omni. Ang nakapasok ay IVIOS Esports. Nakita yes naman natin, guys. Napakaganda ng laban. Yes, sobrang ganda ng laban, mga sir. Of course, congratulations to DNF or Donkey and Friends and IVIOS Esports. Right. Ang kasunod na dalawang teams na nakapasok yes sa ating and semifinals. Of course, let us not forget our beloved sponsors, Unipin, thank you so much, and the Manila Times TV. At saan nga magaganapin ang ating grand finals? Dito sa Fisher Mall, Quezon Avenue, Quezon City. Quezon Avenue. Huwag niyong kakalimutan, guys, June 14, bring your friends. It's a free admission po, guys. And don't forget, hanggang ano pa tayo, Friday pa po. Yes. We will have a Thursday and Friday quarterfinals pa. Magkikita pa po tayo bukas, same time, same page. Oo, napakaganda. Sana bigyan tayo ng magandang laban bukas. Pero yes, once again, guys, Momentum Mobile Legends Cup Season 1, we are your shoutcaster. My name is Toriyama. And my name is Millie. And we are the Momentum Tandem. Good night. What makes the Manila Times College of Subic one of a kind? The Manila Times College of Subic trains the body, mind, and spirit of students. It develops their skills in academics, arts, and sports. Education plays an important factor in my life. As a student, I believe that a school environment is a place where we learn not only academics, but also learn and acquire skills outside of textbooks and researches. The peaceful environment of the Manila Times College of Subic is what attracted me the most. It's free from distractions and you can really focus on studying. Manila Times College of Subic is different from the rest of the schools that I went to. The school places a lot of importance in the attitude, values, and social development of the students. Aside from this, the school has appreciation in the arts and music. I play the violin, and the school has a really nice music program. The teachers are really good and hardworking at training me to become a better violinist. The difference between the Manila Times College of Subic and other schools is the school's initiative to develop the students socially through clubs and interest groups. Some of these clubs are Junior Entrepreneurs Club for Future Businessmen, Vision Club for Future Photographers. We also have GLEE, Athletics, Youth Ministry,
journalism, debate, and dance. As the student council president, in this short span of time, I've already been exposed to different scenarios that made me a better leader. I thank the Manila Times College of Subic for that. What I like about the Manila Times College of Subic is that it's a progressive school which suits the needs of my two boys, one of which has a high-functioning autism. And during the last school year, they have a great time with the activities that they took part of, like swimming, entrepreneurship, and horsemanship. Here at the Manila Times College of Subic, we treat all our students as individuals, unique, with their own potentials. So in our classes, we put together students of different ages and different levels so that they can help each other grow. This is what is unique about our curriculum, about our college. In the Manila Times College of Subic, every student is one of a kind. Mga isyung pinag-uusapan, mga palitang laman ng pahayagan, impormasyong dapat niyong malaman, tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! May katotohanan at paninindigan. TMG TV Balita. Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battle. Smash them.